Hello. naghihiwa pa tong kasama ko ng ano eh. Kakainin sa linggo. Sabi, praise the Lord. Ang mga dala niya sa linggo. Busy kita meeting eh. Ilang ano na, ilang linggo ka nang busy-busy sa kaka-prepare ng food. Yeah. Para makatipid. And kami ay so grateful dahil naman ay talagang busog na busog sa mga handa. O, di ba? Praise the Lord. Mm-hmm. So, shall we start na po ba? Start na tayo. Praise the Lord. And, kaya, so who wants to open us in prayer? Any volunteers? Kung hindi po, magtatawag ako. Okay, Tita Amy po. Tita Amy! Nakita ko kasi ang ganda ng ngiti nyo eh. Kayo po ang mag-open up sa prayer. Ayan, Galaxy S9. Ask to unmute. Ayan. Nakamute po kayo, Tita Amy, ha? Wait lang po. Ayan. Okay, praise the Lord. Okay. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na to, Lord God, na ulit kami para pag-aralan, pagbulay-bulay ng salita, Panginoon, Lord. Buksan mo po ang aming mga puso at aming mga diwa, Panginoon, upang maintindihan namin kung anong gusto mong ipaabot sa amin through the reading of your Bible, Panginoon. Salamat po sa buong linggong ito na kami po ay malakas pa, Panginoon. Salamat po sa pagpapagaling mo sa amin dalawa ni Alvin, Lord God. Thank you, Lord, sa lahat ng biyaya mo sa amin, Panginoon. Nawa po ay bless mo po ang aming speaker ngayon, ang aming moderator, Panginoon, at ang aming mga members, Panginoon, na present dito, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Right. Praise the Lord. Ano muna? Testimony muna. Testimony time. Ako. Oo, sige. Namimiss ko na yung mga testimony time eh. Si James. Narating na yung anak. Ayun, di ba? Yes. Tsaka nga pala si Babes, yung pinag-pray natin teacher, di ba? Ano? Nang anak na. Nang anak na. Ay, sino po? Sino po? Yung pinag-pray na teacher na sa South Carolina. Nang anak na. Ah, okay. Praise the Lord. Nandito na yon, Pastor, kasi Thursday. Ah, yung anak ni James? Oo, sabi niya Thursday darating. Yeah. Ah, eh, susunduin daw po dapat ngayon ni Pastor Bert eh. Maka Thursday sa Philippines. Oo. Tapos ngayon ang dating niya dito sa US. Yeah. So, Friday. Pero hindi pa siya tumatawag eh. Oo, so baka nakakita na ng ibang magsusundo. Baka meron ng magsusundo. Yeah. Bong. Ah, okay. Baka siya na sumundo. Oh, praise the Lord. Kasi naalala ko pa noon nung unang ano eh, nalaman ko about that, yung sa ano ng anak niya. Kararating-rating lang namin sa LA Filnas noon eh. Tapos naghihingi ako ng mga prayer requests. Tapos isa yun sa ano, biro mo since February. And we never stopped praying. So, ano na ngayon, July? Five months. 4 months. Pero, yun na, katawa, no? Yan, nung una, isa lang. Ngayon, dalawa na yun. Approve na rin yung isa. Yeah. Ay, oo nga. Oo, tama. Yan, planning just sa kanila dito. Yeah. Amen. Sana marunong mag-gitara. Piliti yung mag-gitara, Joe. Ngayon, mag-gitara. Basta marunong lang ng basic. Ha? Kahit marunong lang ng basic, may nahansa nila Conrad yan eh. Yeah. Praise the Lord. Sa basic lang marunong. Yeah. Ayun. O sino pa po ang may praise report? Ako. Yes po. Well, yun nga, umunta kami sa park. Kami mag-anak, ako, si Alvin, yung anak ko, yung manugang ko, saka yung ito ko. Eh, ang dami nang walang nakama. So kami parang minsan nagmamask kami, minsan hindi. Yun nga, lahat kami nagkaroon ng
ubot sipon. Mm. Tapos fever, ganyan. Medyo gumaling na naman yung anak ko tsaka yung manugong ko tsaka apo ko. Pero si Alvin kahapon, may lagnat talagang tsaka yung stuffy nose talaga na takot ko baka COVID, ganyan. And praise God, hindi naman, wala na yung ano niya, yung, nawala na rin ang fever. At ngayon medyo pagaling na rin. So I praise God na hindi naman naging malala. Amen. So dapat talaga ingat pa rin todo pag nasa labas. Yeah. Hindi natin alam kung sinong carrier eh. Oo nga. So whether vaccinated na or hindi, pwede pa rin maging carrier. Oo nga eh. Nako, pero praise the Lord. Nako, God is good. Iniingatan niya tayong lahat. Okay, sino pa po ang may praise report? Ako yung kinukwento ko kanina, yung nung Thursday, bagsak na bagsak ako nun eh. Tapos Thursday, Friday, Saturday, sakit ko mga kaso-kasuan ko, mga joints, mga muscle pain. Tapos nagkaroon din ako ng fever. And then, namumblema na ako ng Sunday kasi baka hindi ako mag-register kay ano, kay Stephen. Imagine mo ako yung magpipreach, ako pa yung bagsak dun sa ano niya. So kinakabahan na ako noon. So nung Saturday pinahinga ko talaga eh. Kumbaga the following day umokay naman. So parang nabinat yata kasi nagbuhat ng ano, daming tao eh. So pero wala naman akong ubo. Pero napansin ko lang doon, all of a sudden na magkakasakit ka, hindi naman. Nag-change lang ng weather kasi nasa aircon ako, punta ako sa init, tapos balik ng aircon. So parang na-shock yung katawan ko. Nakaramdam na ako. Parang ganun nga nangyayari ngayon, di ba? Parang malamig sa gabi tapos mainit sa tangkali, ganyan. Yeah. So ang inaano ko lang, sabi ko, kumbaga, hindi kaya to parang spiritual warfare na siguro kailangan natin mag-assign ng mga tao na ang gagawin lang, mag-pray, lalo na pag Sunday. Kasi, syempre, hinder niya tayo, di ba? May mga tao na supposedly pupunta, tapos bago pumunta, yung mag-asawa, mag-aaway muna, tapos hindi na makapunta. So mga ganun, it's a spiritual warfare na we need to understand na kailangan makita natin yon kasi syempre, ihinder tayo dahil malusog tayo ngayon eh. Maangat-angat tayo, mataas yung moral, mataas yung number, so siyempre ko kay enemy, magdo-double time ako sa inyo. Parang ganun eh. So, yun lang nakita ko na ano. So, thankful naman ako na execute natin ng mabuti yung Father's Day. Maraming salamat sa inyong lahat. At successful na naman ang ating event. So, yun. Papasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya tayo pinababayaan. Amen. 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 Praise the Lord. Sino pa po ang may praise report? Sige. Ako. Sige. I thank God kasi sa Tuesday, biometrics na si Tep-Tep. Ano po yun? Sa Tuesday? Biometrics na si Tep-Tep. Fingerprint. Yes. Okay. Yeah. Wow. So Tuesday yun. Tapos, yung work namin supposed to be sarado, close na kami sa 30, nag-extend pa kami another 15 days. So, I thank God. Wow, praise the Lord. Yeah. Another 15 days pa. Mm. Ako rin, pa-abol. Biometrics ko rin sa Friday. Yeah. Wow. Kasi, maraming blessings. Kabaitan Diyos sa blessings. Kasi sa ano din, yung si Orbit, kilala niya naman si Orbit, di ba? Pag-pray natin yun. Pag-pray natin yun. So, natapos na siya ng biometrics. Hmm. Tapos interview niya sa July 28 na. Wow. Kailan siya nag-biometrics? A few weeks ago eh. Oh, mabilis. Oh, mabilis naman eh, mabilis. Mabilis ngayon. Oh. So, magkasama sila si Orbit at saka si Tep dun sa prayer list natin. Magkaano sila.
Pinagpe-pray ko kayo kay Tep-Tep yung sa interview. Kasi kung paano. Ay, hindi, madali na yun. Hindi na, maano naman yun, Tafendi. Madali lang yun. Yeah. Pero mga time, ano, language, ano dyan. May interpreter naman siguro doon. Meron naman. Oh, meron naman, Pastor. Hindi naman silang sumulat. Ayan, kaya niya yan. Kaya saka meron sa YouTube na ano, sa citizenship interview. Yeah. So, mga three branches of government lang tinatanong, mga ganun-ganun. Basically. Buti na lang talaga, may ano eh, may mga reviewer eh. Yeah, sa YouTube na lahat ngayon. Oo. Kasi kung wala, talagang wala akong alam sa Amerika eh. Oo. Grabe. Tsaka yung, ano po ba, nilistahan ako ng praise report eh. Teka. Yung pinagpapray natin na isa, si Love, yung facility nila sa San Diego, pasado na ng survey. Yeah. Oo. Oh. Pa-pray natin. Cool. Tapos isa sa pinagpa-pray yung kaibigan ni na ano ni na Sister LV si Maya. Oo. Na nag-surgery na. Tap okay na siya. Na, nagre-recover na. So ayun. Oh, sa Sunday andito sila sa San sa after July 4 sa 6. Mag-swimming na sila dito. Oh. Wow. Sila dito sa next Sunday after ng ano ng ano ba 'yan July 4. Wow, that's good. Praise the Lord. Okay, anybody else na may prayer support pala? Ako po, kasi last 2 weeks ago, I was not really feeling well po. Yung parang on and off yung aking nararamdaman. It's not something sa aking stomach. Hmm. Parang nag-ano talagang, hindi ano, yung regular, hindi regular yung birth. But then I was really praying so hard kasi alam ko kasi baka nag-iba, nag-change yung ano ko, yung time ko, yung mga ganun. Tsaka siguro dahil masyado akong naging busy sa alaga ko pag ano, masyado maraming ginagawa na yun. Kasi nga marami siyang doctor's appointment. So I was just praying tapos the Lord really answers prayer. Kasi hindi kanya hayaan na yung parang alam mo parang yung mga prayers mo that they are not being answered, parang hindi, parang the Lord parang hindi niya naririnig yung mga prayers mo, parang ganon. But we don't hindi parang ganon ang nafe-feel natin, pero hindi siya naririnig niya, and he just wants us to wait and to be patient. At talagang parang yung inaano niya tayo, he's just parang binabago niya tayo sa yung mga ano natin, yung character natin, to lalo tayong maging prayerful, lalo tayong maging malapit sa kanya. So he will really transform you, sa lalo kanyang babaguhin. Every day he will change you. So yun ang naging attitude ko every day. So naging ano ako, parang yung parang praying without ceasing kahit nasan ka. Parang ganun. Yung talagang we have to be sensitive sa relasyon natin sa Panginoon. So yun ang naging ano ko. So parang hindi ka magpapahinga. It's just like breathing, na you always pray, you always praise. Plus the Lord answers it. Maghintay ka lang, then the Lord will respond. Amen. Amen. So yun ang nakita ko sa that I think that may ano yun sa Jeremiah, something like in Jeremiah, yun ang the Lord responded, but you have to wait because he's just molding you, he's transforming you into his likeness, parang ganun. So I felt good and I really praise the Lord for that. So I feel better. Praise the Lord. Amen. Yeah. I think nga ang ano, tama yung sinabi ni Pastor Jeff na the enemy is working double time. Yes, yeah. Added, double time. Mm-hmm. Yeah. Especially now na nakikita ng kaaway na, you know, masaya tayo naglilingkod. Masaya, yes. So, masaya, magaan. Masaya alam, lang. Yeah. Chill lang. Walang ano, walang stress kahit marami ginagawa. But napansin na nga tayo sa district eh. Ah? Ayun. So, may pag-meeting ako nung kahapon.
yun, masaya sila sa nangyayari sa atin. Sinusubaybayan pala nila tayo. So natutuwa daw sila sa lahat na nangyayari. And natutuwa sila sa turnaround na nangyayari sa simbahan natin. So lahat ng yan, siyempre, gawa ng Diyos. Saka siyempre, sa lahat ng pagpapagod ninyong lahat. Di ba? So, praise the Lord. Yeah. Glory to God. Glory to God. Oh, oh. Masarap daw kasi yung luto niyang barbecue. Kaya madami. Salad sa train. Grabe. At saka yung ano, I pray talaga na dito sa church natin, like we will all ano, depend on the Lord. Yes. Like kahit anumang success, kahit anumang mga ganyang good reports ang naririnig natin tungkol sa church natin, we would always ano, really depend on God. Tsaka yung give Him all the glory talaga. Mm. So that's what matters. So ayun, praise the Lord. Anybody else before we start? Any pahabol sa ating ano, praise reports? Wala na po ba? Okay. So, let's start. We are in Genesis chapter 9. Ayan. Sino po ang makapagbibigay ng a little bit of ano about last week? Mga natutunan natin last week. So, Genesis chapter 8. Okay. Ay, but chapter 9 po pala. Ano ba? Yung notes ko naging chapter. Yes. Pero yun, naka chapter 9 chapters na tayo sa Genesis, o di ba? Ako'y natutuwa. Natutunan ba kayo kay Clyde? Oh. Yes. Yung ano po doon yung sa waiting. Yung value of waiting. Waiting on the Lord. Yes, waiting on the Lord siya. Ayun. Kasi yung ulan is 40 days, di ba? Pero yung flood itself na para bumaba, more than ano pa. Yeah, that's true. Okay, ano pa? Genesis 9. Actually, natutunan ko nung nabasa ko itong Genesis chapter 9, ano, si Noah pala was 600 years old. Nung time na yun. Nung time na, ano na. Nung time nung flood. Flood na. Oo. Tapos dun nga, dun sa diniscuss ni, ano, ni Kled, nung chapter 8, di ba yung ano dun na, in the 601st year of the first month. Oh, yeah. Ganon, di ba? Mm-hmm. Parang, oh my gosh, 600 years old. Nakakaano lang. Nakagulat. Batang bata, no? Oo, para sa kanila. Bata pa. Bata pa yun. Oo, kasi namatay daw si Noah 900 plus. So, 100. Yung 600 years old bata pa. Kumbaga parang nasa prime ng kanyang ano buhay siguro. Yung mga edad na ganon. So, nakakatuwa lang. Ayun, ano pa po? Ang natutunan natin from last year. Isang tatanong. Ako ano lang, additional lang, sumadsad yun sa ano sa bundok ng Ararat, di ba? Yes po. Tapos, madaming mga conspiracy theories, mga haka-haka, nasa Greece daw, o nasa or wherever, no? Pero nung sa Bible school, naalala ko, kinukwento ni Pastor Peter, sabi niya nasa Saudi Arabia. Yung ano, yung ark? Yung sumadsad, no? Kasi sabi niya, according sa kanya, meron doon, may pinapanood siya sa aming video nun na yung guy pumunta doon sa Saudi para tingnan yon. Tapos, well-guarded. Well-guarded yung area. So parang ang laking question, but well guarded yung area, parang ganoon. So pero yung Ararat na factor na sa Turkey, di ba? Opo, nga po. Sabi Turkey, sa Turkey, sa basta somewhere Armenia.
somewhere na hindi Middle East. Ang claim naman nung nandoon yung parang Christian na archaeologist, sabi niya nasa Saudi. So sabi niya kumbaga na bakit meron doon hidden area na pinabantayan ng mga sundalo. Oh, basta nasa YouTube yun eh. Pag nakita ko, isi-send ko sa link natin para mapanood nyo. No? It's just, ano, I'm not, hindi naman importante kung nasan yung ano, arke. Pero nakaka-curious lang, di ba? Mm-hmm. Alam mo naman yung parang, uy, nasan kaya yun? Parang gano'n. Something na interesting lang. It will not affect our salvation. Yeah, pero kasi ang nabasa ko noon, nakita na raw nila. Mm-hmm. Yung art mismo, pero nandun sa top, bandang top ng ano, Mount Ararat. Mm-hmm. Kasi nga madaming ang conspiracy theory, blah, blah, blah. Ang maganda lang dun sa napanood ko, I'm not saying na naniniwala ako sa kanya, pero somehow close yung kanyang explanation. Ang maganda dun sa sinabi niya, meron siyang scientific evidences na binabakapan niya yung sinasabi niya. Basta maganda yung ano eh, yung documentary sa YouTube. Hanapin ko nga yun. Tapos maano natin. Anyway, totoo, hindi nag-ano sa salvation natin. But it's good to know. So, ayun. Okay, ano pa po ang ano? Naalala niyo ba nung diniscuss natin na yung unang pinalipad ni Noah ay raven? Pangalawa, yung dove. O, ayan. Naalala niyo yun? Ano nga bang sabi natin dahilan nun? Kasi, di ba ang raven, parang they just eat on the, ano, on the dead, ano, yung mga flesh, yung mga ganun. Ang raven. Pero bumalik siya. Bumalik yung raven. Meron bumalik, oo. So, ibig sabihin, wala. Walang nakita. Tapos wala yung nakita ng patay na tao. Oo, grabe, no? And you would think na it's a flood, ganyan-ganyan, tapos lahat sila namatay, pero wala siyang nakita. Eh, di ba dapat lumulutang yung mga ano? Kahit anong galing mo siguro lumangoy, malulunod ka dun. Papagod ka kalangoy. Oo, pero parang wala lang. Di ba dapat may tubig pa? May tubig pa siguro. Di ba dapat nagpo-float sila? Di ba pag nalunod ka, nagpo-float yung mga ano, di ba? Oo. Nagpo-float sila kasi nga bloated na. Bloated sila. Pero walang nakita. Pero walang nakita. Pero how many months na kasi rin? Months na nag-decompose. Oo. Baka natunaw na, eh, na ano na sila. Na, so yung nakita natin sa Ormoc, yung nakita natin sa yung mga sa Leyte ba yun? Yung aftermath. Diba kita niyo sa yung sa kalye, bloated yung mga katawan ng tao, bloated yung kalabaw, yung baboy, lahat. Pero that was like 2 days after, 3 days after, diba? Ng aftermath nung ano, si Yolanda ba yun? Yung basta malupit na ano na Yolanda. Na yung barko ay pumunta doon sa city. Nakita niyo ba yung sa TV? Mm-hmm. Sa madsag. Yeah. Sobrang grabe na talaga. Na. So, pero, na, tapos makita niyo ang baho na doon sa, yung kinire-report nila, di ba? Ang baho na doon sa area. Nabubulok na yung mga katawan ng tao. Kasi nga, ano sila, that was like 2 to 3 days after ma. Pero ito, matagal na. So, syempre, malawak ang mundo. Kung sakali man na international flood nga yan, pwede naman ma-swept away sa ibang area yung mga katawan ng tao. Tsaka yung mga hayop. Kasi sana kinain ng raven yun. Mm-hmm. Eh bumalik yung raven eh. Bumalik, ibig sabihin wala siyang nakain. Nakain. Yeah, that's true. Kaya, kasi baka lumipad lang siya around the area, hindi naman siya pwedeng lumayo, parang ganon. So, okay. Tapos yung dove, yun nga, yung may bumalik na ano, yung may olive branch na, so nakakatuwa lang. Dahil ibig sabihin talagang tumubo na. You know. So may lupa na, tumubo na parang. So anyway, any other ano any other things that you've noticed from ano from chapter 8? O okay na tayo doon. Naalala na ba natin yung chapter 8? Okay na?
Okay. Lang. Okay, so dadako na po tayo sa chapter 9. Ayan. Exciting. Ito. Okay, so chapter 9. If you can read. Ayan. Yung first three. Ay, wait. Wala, hindi pala ako naka-share screen. Ano, wait lang. Ayan. Kita niyo na po ba ang aking share screen? Okay. Kung pwede pong pakibasa si Tita Faye. Teka lang. Naka-mute pa po kayo ah. Sorry, kumakanta si Ersa sa background. Sino ba yun ha? Si Ersa. Hindi ako makapag-mute eh. Nagpo-practice na po para sa Sunday. Ano dito ba? Genesis 9. Verse 1. Oh, yung naka-highlight po na tatlong ano natin. From 1 to 3. God blessed Noah and his sons and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. The fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every bird of the heavens. Upon everything that creeps on the ground and all the fish of the sea, into your hand they are delivered. Every moving thing that lives shall be food for you. And as I gave you the green plants, I give you everything. Hanggang doon lang, right? Amen. Ayun. Okay. So, eto na po, again, panahon na ni Noah. Ilang years, many, many years. Okay. So, kung maalala nyo po, yung panahon ni Adam and Eve, meron pong mga similarities at saka differences doon sa inuto sa kanila ng Diyos. Okay. So, ito po, compare po natin yung binigay na ano ng Diyos kina Adam and Eve at saka yung binigay na Diyos dito kay Noah and his family. So if we can go back to Genesis chapter 1, dito, ang sabi dito sa verse 28, and God blessed them, pertaining to Adam and Eve, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on earth. Ayan. And God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all earth and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. So, ayan. Ayan yung sinabi ng Diyos kina Adam and Eve. So, yung, ano ang napapansin yung parang similarities? Doon sa binigay na utos ng Diyos kina Adam and Eve at saka doon sa binigay niya kina Noah. Ako, una ko napansin, ano, kasi itong binabasa ko, Tagalog version. Sabi niya, nakipagtipanan ang Diyos kay Noah. So ibig sabihin, tipan kasi is a covenant. Pinky swear, parang ganun. No? At una kong napansin agad dito yung sabi niya, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin niyo ang inyong supling, ng inyong supling ang buong mundo. So may similarity yung kay Adam at kay Eve. Yeah. Tapos ito pa, oh, sabi niya dito, matatakot sa inyo ang lahat ng hayop.
No? Kumbaga specific, matatakot sa inyo ang lahat ng mga hayop. Pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. So sila rin, binigyan din sila ng dominion over sa mga hayop, di ba? Tapos sabi niya, ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. So rule over. Hindi niyo binigay kay Adam at kay Eve, lalo na specifically kay Adam. Tapos isa pang magandang interesting dito sa verse 3, sabi niya, gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito ay maaari na ninyong kainin. Hmm. Diba? Sabi sa verse 4, wag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inaalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Okay. So, daw kakain ng mga strangled animals, parang ganoon, o kaya may dugo pa, parang ganoon. So, pero specifically, ang kanyang encouragement is to eat fruits and vegetables. Tsaka na makikita mo naman, scientifically, physically, pag kumain ka talaga ng fruits and vegetables at mas marami yun ang kinakain mo, mas maganda ang pangangatawan. Parang ganun. So, nakakatawa lang na mabasa to. Amen. So, ang una nating nakita, be fruitful and multiply and fill the earth. Right? Similar si ano, ayan, kung nakita niyo yung share screen ko, andito yung ano, sa chapter 9 verse 1, ayan, be fruitful and multiply and fill the earth. Ganun din po dito kina Adam and Eve, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it. Subdue. Ano ba ang ibig sabihin ng subdue? Punuin. Punuin, ayun, punuin. Ayun, and have dominion over the fish of the sea, ganyan-ganyan. So, yung dominion, when you say dominion, so, di ba, ang sabi ni Pastor Jeff, to rule over. Parang ganon. Yung dito naman, sa kina Noah, the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every bird. Kumbaga parang, yung dominion kasi, I mean, para sa akin po ah, kumbaga kung may ruler, tapos nag-go-govern, parang ganyan, not necessarily takot tayo sa kanila, doon sa mga nag-rule over. Pero dito kina Noah, specifically, ang sabi ng Diyos, matatakot sila, yung mga animals. And dread, and the dread of you shall be upon every beast, parang ganun. So takot na sila ngayon sa mga tao. Kung noon kay Adam and Eve, hindi sila takot. Diba nga yung pinicture sa atin ni Pastor Jeff noon is magkasama yung ano, yung mga leyon, tapos pinapangalanan ni Adam yung mga hayop, ganyan. So ibig sabihin, magkakasama sila dun sa ano, sa garden. Babarkada sila yung mga hayop, tapos si Adam, ganyan, magkasama sila. Walang nagkakainan, parang ganoon, 'di ba? So ngayon dito, ang yun naman ang nakita kong ano, difference, kumbaga. So, may mga similarities, may mga differences between yung ano, yung kay Adam and Eve at saka kay Noah. Parang ganun. Oh, Pastor Ting, ginagamit ko to sa ano eh, sa pag, ano, pag magkakandak ako ng counseling sa mga bago ikasal. No, ni-specify ko na ang binigay na role kay Adam bilang lalaki is mag-rule over sa hayop to dominate them, magkaroon ng dominion. Pero hindi niya sinabi na mag-rule over sa asawang babae. Kaiba kasi yun eh. Kasi pag sinabi mong you rule over, king ka. Pag sinabi mong mag-dominate ka, mas malakas ka, mas madami kang baga, advantage ka palagi. Baga, pinagsisilbihan ka, servant lang siya, parang ganun. Pero ang sinabi ng Panginoon, ililid mo yung asawa mo. Hindi mo siya i-rule over. Magkaiba yun eh. Ang ruling at dominating versus dun sa word na leading, malayo yung difference dun. So dito, sa leading kasi pantay kayo. Sa rule, sa dominating, hindi sila pantay. So dito lumalabas ang pinakamataas na klase ng species, no. Eh itong sina ano, sina
Adam and Eve. Tapos eventually, sila Noah at saka yung pamilya niya. Okay, ibig sabihin, sabi ng Lord, matatakot sa inyo, mag-rule over kayo, mag-dominate kayo. Kumbaga. Kasi the fact na napapasok nila sa loob ng arko, nag-dominate na sila. The fact na nag-stay sila for how many months sa loob ng barko, nag-dominate na sila. Diba? So ibig sabihin, sila na yung nangibabaw. Mm-hmm. Oh, sa paglabas nila, pinagpatuloy lang nila yung pangingibabaw nila. Hanggang ngayon, nangingibabaw naman tayo sa hayop. Tingnan nyo ang hayop. Pag nakita tayo, ano yung umiilag eh. Di ba? Tumatakbo sa atin. Yun po ang nakita kong diferensya. Hmm. Kasi nung bago sila pumunta sa barko, sa ark, wala silang takot kina Noah. Hmm. Tapos ngayon, paglabas na, eto na, may takot na. Mm-hmm. Alam mo yun? So parang, di ba siyempre, ang hayop pag natatakot. O, siyempre, mailap, aalis, or a-attack. Mag-attack sila. So yun naman po yung nakita kong diferensya from then, at saka yung kina Adam and Eve, at saka yung kina Noah ngayon. Mm-hmm. So, kaya makikita nyo, no, ma. May kita nyo in the few verses after. Yung about killing, you know, an animal killing a human, parang ganun. May kita nyo mamaya, madi-discuss natin siya mamaya. So, ayun. So anyway, so yung mga hayop na ngayon, pagkalabas nila ng ark, may takot na kina Noah. Parang ganun. So ano pa ba? Okay, ang inano din, ang isa rin na binanggit ni Pastor Jeff na nakita niya na pareho is that God gave them plant yield. Ay, yung every plant yielding the seed. Ay, ano yun? Plant yielding seed that is on the face of the earth. And every tree with seed in its fruit. So, yun yung kina Adam and Eve, right? Mga prutas at saka mga vegetables. Ngayon, ganun din naman kina Noah. Pero, kina Noah, ang nakasulat sa chapter 3, ay, verse 3 pala, sorry, chapter 9, verse 3, every moving thing that lives shall be food for you, as I have gave you, and as I gave you the green plants, I give you everything. So, hindi lang ngayon, inalaw ng Diyos na ibigay na plants at saka vegetables lang. Ngayon, inalaw na rin niya, pati, na kumain sila ng animals. So, yun naman po. So, similar yung fruits and vegetables kay Adam and Eve. Pero ang difference is now, pwede na sila kumain ng hayop. So, malinaw po ba? Meron po bang additional, ano? Additional comments and questions? Wala po. Okay po. Pastor Bert, meron po ba kayo idadagdag? Ano lang po, yung nung kina Adan at Eva, yung ipinagbawal lang ng Panginoon yung blood to eat the ano yan, the tree about yes. Knowledge about good and evil, no? Mm-hmm. Yung tinatanong mo kanina, similarities and differences. Yeah. Yes. Ang similarities doon yung may parehong pinagbawal. Sa kina Noah naman, pinagbawal niya yung dugo. Yung meat na merong dugo. O wag na kumain ng meat na merong dugo. Or wag kumain ng dugo. Yan ba? Yes. Yeah. But you shall not eat flesh with its life. That is blood. Ayun. Pero pareho silang yung similarities doon na yun ang difference, di ba? Yes po. Yung similarities, ano ba similarities doon? Yung meron pa rin pinagbawal. Yeah, pero yung similarities, pwede nilang kainin like Adam and Eve. Sabi ng Panginoon, they can eat all the fruit-bearing trees or sa garden, di ba? So dito sa 9:3, ganito rin. I give you everything. Gusto sabihin, they can now eat
herbs and meat. Amen. No. Yeah, tama. Yeah. Praise the Lord. I give you everything, sabi niya. Amen. So, nung sinaadan, ang tanong ko, nung sinaadan ba't Eva, hindi sila kumakain ng ano, aso or ano? Yung mga hayop? Mga hayop. Feeling ko po, hindi pa. Hindi pa, ano? Hindi po yun ang sinabi sa kanila ng Diyos na nila kainin. Hindi pa sila nakakapatay, hindi pa sila, alam mo yun, hindi pa sila nakakapag, ano. So, ayun. Feeling ko si Adam and Eve, ano. Parang during their stay sa garden, pero nung paglabas sila sa garden, possible na kumakain na sila kasi si Abel ay isang shepherd. Diba? Nakapag-offer sila, pero do they eat yung, alam ko nakapagpatay sila, nakapag-offer kasi for offering. Pero kinakain po ba nila yung ibang parts after? Kasi yun na yung ano eh, yung fall eh. Chapter 3, fall yun eh. Ibig sabihin, kasala yung tao. Kumbaga, hindi lang naman ang pagkakasala nila ay kumain ng tree of knowledge. Kumbaga, part na ng karugtong na ng mga kasalanan na siyempre, dumadami na kayo, nag-explore na yung iba. Mm-hmm. Diba? So, yung iba siguro, nag-ihaw na ng baboy damo. Yeah. Diba? So, there's a possibility na noon pa, eh, nangyayari na yan. Tapos, during the time of Noah, di ba, may feasting, merrymaking, tapos piyesta, inuman, blah, blah, blah. So, kumbaga, maring nangyayari na siya. But at this time, in-specify na lang ng Panginoon na ano, huwag kayong kumain ng mga strangled animals yung may dugo pa. Kasi yung blood, it pertains to life. Actually, prophetic pa rin yan eh. Kasi yan pa rin yung principle na gagamitin ni Jesus na pagbinigay niya yung buhay niya, it is equivalent to life. At in fact, pagdating sa science, napaka-importante ng dugo. Kasi yan ang ano eh, nagdudugto. Pag kumain ka, ang magta-transmit ng nutrients sa buong katawan mo, dugo eh. Through your veins, di ba? So, ibig sabihin, pag tinanggalan ka ng dugo, patay. Wala nang buhay. Mumutla ka na, di ba? Yeah. So, kaya nga, para mabuhay ka, may blood transfusion, mga ganon. So, kumbaga, prophetic pa rin yung sinasabi ng Panginoon eh. Intriguing lang sa akin po, yung, ano eh, yung verse 5 eh. Sabi dito sa Tagalog, ah, mananagot ang sino mang papatay sa inyo. Diba? Parang narinig ko na ito ng kay Kain eh. Di ba? Mm-hmm. Yeah. Tapos, maging ito ay isang hayop. No, kumbaga, pag tinuklaw sila na ahas, kinagat sila ng leon, mananagot daw yun. At babayarin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Oh, sinasabi niya rin na, kumbaga, may justice pagka nagpatayan kayo. Kasi padami na sila eh. Mm-hmm. Binigyan na sila ng lisensya na, sige, walang family planning, padami kayo. No. Hindi lang sila, pati yung hayop. Kasi yung hayop, eventually, magiging food nila. So, kailangan dumami rin yun, di ba? So, sabi niya sa verse 6, sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos, ang tao'y nilikha. No? Ang ganda lang ng pagkakasabi sa Tagalog na in the image and likeness, ng yung tao, in the image of likeness ng Panginoon, sa ginawa. So kaya pinagbabawal niya, nakitilin yung buhay. Baga parang na-disrespect mo si Lord, pero siyang masterpiece. Inayon niya sa kanyang itsura, sa kanyang karakter, tapos tinanggalan mo ng buhay. So being a just God, He'll make sure na you will pay. So masamang pumatay, masama rin na mag-isip na ikaw ay papatay, masama rin mag-isip na masama sa kapwa, na sana mamatay na siya or ano yung mga ganun, sana pumunta ka impyerno, mga ganun salita, o kaya masama rin na magalit ka na parang pinapatay mo na siya sa isipan mo, parang ganun, masama yun. Yeah, kasi pati ano eh, pati sa hayop eh. sabi ni Lord, kung ang hayop pumatay ng tao, ire-require niya rin yung ano eh, yung buhay nung hayop na yun eh, parang ganun. So how much more yung ano, how much more tayo kung tayo pumatay sa kapwa tao, di ba? So ayun, so ano po,
Pastora, napag-usapan natin yung pumatay ng tao. So, dito talagang yung abortion, ano? Malaking ino pala talaga na... Amen. Totoo yan, Pastor. Naniniwala rin ako. Oh. Isa yan sa mga mabigat na issue ngayon eh. Ang tanong ko lang, kasi pinipilit nila, kapag ano yan, wala pang pintig yung ano, or pwede pang... Wala pang heartbeat. Heartbeat? Pwede ba yun na pag nag-meet yung egg ng babae at lalaki, wala pa bang heartbeat ba yung ano? Life begins when the zygote, when the egg cell and the sperm cell meet. Mm. Life begins, Pastor. From the point of view of science teacher. Mm-hmm. Kahit po sabihin na natin wala pang blood pa yun. Heart itself, kasi yung mga organs eventually sakalang ano eh magpo-form eh. Magpo-form, yeah. Oo, eh. Wala yun ang yun ang ano eh. Parang yun ang pinaglalaban ng mga ano tayo to pro abortion. Oh yeah, pro abortion. At saka pinaglalaban din po nila yung freedom daw ng babae to choose. Yeah. Lalo na kapag kanalaman nila na oh may diferensya yung anak, pag na-rape. Pag na-rape, ganyan, may choice daw yung babae kasi buhay daw ng babae yun, blah blah blah, ganyan ganyan. So when we go back to the word of God, alam mo yun, ito ang linaw na sinasabi ng Diyos eh. Yeah. Yeah. So, pagdating sa mga issues na ganyan, how are you gonna, ano? Plan, yung isan natin. Yes. How are you gonna react? Or what are you gonna tell them? Alam mo yun. Mm-hmm. So, alam nyo ba, dito sa patas dito, kapag yung anak mo nag-decide na, bawa, teenager, nag-decide siya na gusto niyang magpa-abort or gusto niyang magpa-raspa, ano, may batas dito na kahit hindi ka informed, pwede. Ang parents hindi informed. Po, alam mo ba yun, Christine? Ay, ano yun? Kasi yung mga nurse LASD, sinabi sa amin, kapag may mga kaso sila na 14 years old and below, ha, na buntis, hindi, kahit di na-inform ang parents, may karapatan sila na hindi inform ang parent na nabuntis sila at nagpaano sila. Wow. Nagpa-tanggal ng baby. Nagpa-abort. Mm-hmm. So, pwede pala mabuntis ang anak mo na hindi mo alam. Yeah. Kung alam nila yung batas na yun. Kaya at legal. Legal yun. Legal yun na pwedeng gawin nung gobyerno na itago sila at ilaglag or iraspa or whatever, no? So legal 'yun, legal kumbaga. Pero yung below 18. Na ano lang medyo nakaka-heart-wrenching lang dahil kasi siyempre bata eh, di ba? Parang hindi mo alam may pinagdadaanan pala yung anak mo, no, na nabuntis pala, na nagpapalaglag pala, uwi na lang sa isang araw, sa isang umaga uwi sa iyo na parang walang nangyari. Alam mo 'yun na pala ang dami niya na pala pinagdaanan, di ba? So kumbaga ang bigat-bigat para sa isang magulang. Malaman yun. Lalo na kung 13 lang, 12, 14. Nga ba kasi ganun dito? 14. Ano? Lalo na kasi siguro iniiwasan kasi nila nun kapag kasi baka yung perpetrator, yung parents, alam mo yan. Mga ganun kasi, nakaso eh, na yung parents mismo ang nag-violate sa anak eh. Kaya, ano talaga yung napaka ano? Napaka bigger ano? Na topic ano? Oo, oh, sabi sa'yo, pero totoo yan. Dami ako kilala. May mga estudyante ako na lumalapit sa akin, sinasabi na ano, na nangyari na. At parang pinaparinggan lang ako na hindi ko naman sure kung hindi naman sigurado no, na magpapalaglag, pero sinasabi niya na parang, pero parang ako nagpapahaging lang ako na huwag mo ituloy, life is important, blah, blah, blah. Pero walang direktong sinasabi sa akin. Yan, nagkakausap silang magkaibigan. Pero parang inaano na rin. They don't really want to inform that. Pero masaray tama, makaplat sa mga yan. Detang lang. Ayun, the next day, they would tell me, yan, hindi ko na lang naririnig. Kasi syempre, tapos na yun na. Desisyon na yun, di ba? Yeah. Kasi pagka minsan nag-intervene ka sa
I mean, as a homeroom teacher, you would tell them the right ways to be pure. I always tell my students na if there are boyfriends and girlfriends inside the classroom, I will always tell them wait for the proper time. Mm-hmm. You know, don't eat the cherry on the top of the cake. Mga ganun ba? Sinasabi ko eh, mag-ingat at huwag mo nang mag-ano sa ganung relasyon. Kasi alam nga natin, magbuntis, ganyan-ganyan. Mm-hmm. At syempre, mapupusok yan eh. Yeah. Yeah. It's a big responsibility and an opportunity for you to guide them too if they ask you. But you don't really have the right to probe na, alam mo yun, na they're experiencing that kasi I think hindi na allow. Kasi it's such a confidential issue between the nurse and the student themselves. Ang magandang siguro talaga ay anong posisyon natin bilang simbahan, ano? Bilang isang Kristiyanong simbahan. Unang-una, ang posisyon natin sa mga kapatid natin ganyan, unang-una, wala tayong intention makipag-away. kung anong gusto nila sa buhay, di ba? Naniniwala tayo na nire-respeto nila tayo sa paniniwala natin at nire-respeto rin natin sila sa paniniwala nila. Hindi natin kailangan mag-away. Pero sa pag-respeto natin ng desisyon ng ibang tao, kagaya ng desisyon na gusto nilang magpa-abort o ano paman, ay hindi ibig sabihin ng ating pag-respeto ay pagsang-ayon. No, kumbaga, we don't compromise kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi natin, kumbaga, ang Word of God ay ang pinaka tinatawag na absolute. No? So, pag sinabi ng Word of God, yan, andinaw, sinabi naman, di ba? Kumbaga, whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. So, for God made man in his own image. So, ibig sabihin, ang stand natin ay ganun pa rin kung anong sinabi ng salita ng Diyos na hindi tayo naniniwala at hindi tayo magpa-practice ng abortion. Pero kung meron tayong mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak, kaklase, kasama sa trabaho na itong kanilang gawi sa buhay, hindi rin naman natin sila i-judge, di ba? Kasi masama rin naman yun. I-re-respeto natin ang kanilang desisyon, katawan nila yon. At saka, lalo na, inaalaw ng batas. So, anong magagawa mo? Di ba? So, ang sa atin, ang natmari, mapaliwanag natin ang tama, and then we're off the responsibility. At saka, diba? Ano doon, ang binaka as parents, talagang we really have to be aware of the whereabout of our kids. I mean, not to be too demanding or not to be parang sinasakal mo na sila, pero just by simply knowing what's going on in their life, that's the most important thing. Kasi di mo basta-basta matatrack na, ay, ito na pala ang pinagdadaanan ng anak ko. Ay, ganito na. Ay, huli na, di ba? Kaya, I mean, talagang bata pa lang, you really have to establish your relationship sa anak mo. Para when they grow up, lalo na siguro, alam na ito ni Sister Amy, tsaka ni Sister, ni Sister yeah. Faye, mga magulang dito, di ba? Na talagang kailangan talaga i-alamin eh. Yung nangyayari, bata pa lang, para meron silang open relationship to tell what they're feeling. And at the same time, even if they tell things na negative, lalo na kasi sa Pilipino, masyadong tayo ma-react eh. Hindi natin madidenyan yan eh. Ano? Parang ganun, gaganun tayo kagad eh. Pero alam mo yun, yung pagiging Pilipino natin minsan, dapat i-set aside natin na huwag tayo maging panicky. Ano yan? Lagi kasi tayo panicky. Hear them out, especially the kids who are living here in United States. Their perspective are really different from us. Amen. Moving on. Grabe. Ang daming issues ka agad, no? Ilang verses pa lang ng chapter 9. May issue na, praise the Lord. Bakit tayo napunta doon? O, diba? Eh, kasi talaga naman, may issue. Yung mga importanteng issue, kailangan yeah. Natin. Kasi sa... Sige, papasok. Go ahead. Yeah, yung... Diba, yung... Ano, yung sa Ten Commandments. Pangilan ba yun? Yung thou shall not... Kill? Tama ba? Uh-huh. Thou shall not kill. Nandun yun eh, di ba? Yes. Apat ba yun o panlima?
Pang lima or pang anim ata. Parang thou shall not kill, thou shall not lie. Parang ganun. No. So, yeah. Depende kasi sa ano eh, sa ano yun, sa Ten Commandments. Ten Commandments ba ng Catholic o Ten Commandments ng Born Again? Ito kasi yun, sa totoo lang. Masaya ko. Oo. Nadagdagan ba? Yeah, magkaiba. May tinanggal yung ano eh. May tinanggal. Na may tinanggal. Yeah. Tinanggal nila yung thou shall not ano eh, bow to any images eh. Pero yeah. Sampu pa rin yung ano nila, no? Sampu pa rin. In-extend lang nila yung ano, thou shall not covet thy neighbor's wife. Number 5 siya, Pastor. Ano pa? Number 5? Sa Catholic number. Alam niyo, ako hanggang ngayon, memorize pa yung sa Catholic eh. Hindi ko makalimutan. Ay, hirapan ako sa Christian Ten Commandments. Catholic ka pa, Sister Pe? Hindi. Hanggang ngayon, hindi ko nahihirapan talaga. Pero alam niyo ba na sa Philippines natin, Pastor, ito yun, number one issue at saka problem ng Philippine government, yung mga teenage marriage. Yun ang number one, tumaas daw ang population sa Philippines. Teenage marriage? Oo. Eh, yun ang worry ng government kayo na. Ah. Well, at least naman po nagpapakasal. Namatay. Right? Huh? Ay, si Minoy Aquino namatay. Oh, girl ka lang nagkahapon pa ganito. Ito lang po ang medya kaya, no? Yeah, punto pa ganin nag-istorya mo. Oh yeah, because he told me yesterday, I don't know what's going on. Ayan, nakamit na po. Ayan, okay. Okay, yeah, maigi po yung napag-uusapan natin ngayon, nasosolidify yung ano natin. Yung may tanong ako. Yes po. Ito po sa blood, yung sa kung hindi tayo pwede kumain ng dinuguan. Mm-hmm. Grabe. Ganun mo yun? Eh, Bani, ang sarap pa naman ang dinuguan ni Sister, ano? Pastor Jeff? Ano pong opinion mo? Sister, kung may ma-open, di ba sabi dun sa yung experience ni Peter, di ba? Everything that is served to you na unclean ay magagawin kong clean. Yeah, kay Peter. That includes everything. So, I mean, kung ang sinerve ko yun ay dinaguan at may puto, at yung pray nyo, nilinis na ng Lord yan. Pero, kung may mga tao sa paligid niya na ma-offend dahil ang belief nila bawal kumain ng dugo, I think, tawag dito, courtesy aside, talagang sa, kumagay magsasaklipidya tayo, huwag muna tayo kumain. I mean, siguro depende pa rin sa inyo, pero para hindi maka-offend ka, hindi ka maging stumbling block. Pero wala nang pinagbabawal na ano eh, kasi lahat papa nilinisan ng Panginoon eh. Unang-una, bawal po talagang kumain ng dinuguan pag walang puto. De, biro lang. Kasi pag tandaan niyo po bilang Kristiyano, kapag tayo ay sasagot sa mga legalistic na mga debate, mga debatable na ano point of views or issues, eh lagi natin titingnan yung dalawang perspektibo, no? Una, yung perspektibo na bawal, pangalawa yung perspektibo na okay lang. So tingnan muna natin yung perspektibo na bawal para mabalanse natin kung saan tayo tatayo. Sa perspektibo ng bawal, alam niyo ba na ang Iglesia ni Cristo, no, kasi isa sila sa pinaka ano niyan eh, sikat na hindi sila kumakain ng dugo. Pero sa totoo lang, hindi lang naman sila. Mga Muslim, di rin kumakain ng dugo. Ang mga ibang born again Christians, hindi rin kumakain ng dugo. Ang mga Sabadista, hindi kumakain ng dugo. Di ba? Kasi it pertains doon sa... ang mga Hudyo, hindi rin kumakain ng dugo. Ang it pertains kasi ito, kasi lahat tayo, ang tawag sa atin ay... what do you call this? Nasa dulo ng dila ako may sabihin ko about Judeo-Christian or something. Ang punto dito kasi nga binanggit kanina ang dugo ay buhay, 'di ba? It pertains to life. So parang bilang respect, 'wag natin siyang kakainin o kaya yung strangled animals, 'di ba? Yung mga ganun. Ibig sabihin na ibig sabihin ng strangled animals, ba balot. Hindi yan na-drain ng dugo niya, nandun pa yan sa loob eh. Diba? Kasi buo yan eh. So pag niluto yan,
pag kinain mo buo, may dugo pa yan sa loob. So, ganun. So pangalawa, scientifically, and kumbaga proven, na ang dugo ay madumi. Kasi nandyan yung sakit, nandyan din yung nutrients, halo-halo. Diba? Saka ang dugo, pagka lumabas na ng katawan, ang daling masira. Madaling mapanis. Kaya nilalagyan natin yan ng mga Pinoy, nilalagyan natin yan ng suka para magbubuo. Kaya, para ano, pag nagbubuo, pwedeng ihawin, di ba? Pwedeng, pwedeng Betamax. Di ba? Talaga siya nakasayang ang mga Pinoy. Nilalagyan ng bigas. Nilalagyan ng bigas. Sa kamumpangan, nilalagyan pa nila ng dahon ng ano. Ngayon, sa kabilang perspektibo, bakit naman yung iba, ibang Kristiyano, kumakain sila ng balot, makain sila ng dinuguan, o ano pa man. Eh, yan sabi doon sa New Testament, eh, kumbaga, lahat, wala na yung batas, yung legalism, no? Kasi, inano na eh, binasag na ng Panginoong Jesucristo dahil binigyan niya yung buhay niya eh. It doesn't make sense. Kaya nga sabi niya kay Peter, oh, Peter, kainin mo na yung gusto mong kainin. Eh, sabi ni Peter, teka, Hudyo po ako, hindi ko kinakain yan. So, kumbaga, doon pinaliwanag ni Kristo na it's not about what you eat, it's about your relationship with me. Parang ganoon. Ngayon, eto na yung siste. Minsan, may makakasama ka, nakapwa mo Kristiyano, naniniwala sa Deuteronomy, naniniwala dito sa Genesis, naniniwala sa hindi pagkain ng dugo. May sinabi din dyan si Paul. At sabi niya, unless mas stumble, eh, kumbaga, wag mong gawin kasi nakaka-stumble ka eh. Nakatisod. Ngayon, kung sakali naman sa pananaw mo, sa iyong theology, eh, ikaw naman ay pinalaya na ng Panginoon Jesus Cristo, eh di kumain ka kung sa palagay mo yun ang tama, parang gano'n. So, ang nangyayari ngayon sa sistema ng panahon natin, may mga tao kumakain ng balot, may kumakain ng dinuguan, na meron naman mga hindi. So, kapag handaan... Ang solution doon, i-take out mo na lang. Kapag handaan, halimbawa, inalok ka at kumakain ka naman, okay lang. Pero kapag may matitisod, na, kasi tandaan nyo, tayo sa Amerika, iba-iba tayo ng denomination pinanggalingan. Pwedeng Baptist, pwedeng Catholic, pwedeng Pentecostal, Methodist, Wesleyan, Church of the Nat. Nagsama-sama lang tayo sa isang simbahan dahil because of our ethnic-centric, ethnocentric reason dahil pare-pares tayong Pinoy. So, pero hindi ibig sabihin pare-pares tayong ng theology. May kanya-kanyang dala yan. May iba galing Baptist. Yan, sina Tita Amy galing GCF. Baptist yun. Diba? So, sina Pastor, ano sila, Pentecostal sila. So, iba-iba tayo ng pinagalingan. So, kumbaga, pagdating sa mga pagkakataon to, mag-a-adjust tayo. Kung hindi kumakain yung kasama mo, eh, huwag ka muna kumain. Hindi ka nang mamatay, eh, di ba? Kung sa, ano may, kumbaga, hindi naman, ano eh, hindi. Pero kung titingnan mo nga siya sa perspektibo na makakabuti ba sa katawan mo, I would say na iwasan yung kumain ng dugo kasi madumi siya eh. Tsaka masama sa katawan. Ganun lang kasimple yun. Padaling kakapitan ng sakit ng katawan mo. No, yun sa perspective ng ano ng science, no, pero is it okay? Yes, you're free na sabi sa New Testament, pero kung makakatisod ka nga sabi ni Paul, eh iwasan mo na, diba? Parang ganoon. So walang specific na yes and no, parang ganoon na answer. Nasa conviction mo at saka sa theology mo at saka sa pakikisama mo sa kapwa mo Kristiyano. So, kailangan natin maintindihan na kapag nagsimula ka ng maging legalistic sa salita ng Diyos, yun, doon nagkakaroon ng debate, doon nagkakaroon ng away, doon nagkakaroon ng divisiveness. Diba? So, kung marunong ka naman mag-adjust sa mga pangyayari, not necessarily compromising, ha? Not necessarily compromising. Kasi kung kumakain ka, wala ka naman binabiolate. Yung theology, diba? So, hindi ka nag-compromise. Kung hindi ka kumakain, at sa palagay mo, naniniwala ka pa doon na dapat hindi ano. So okay lang din naman yun. Yun yung paniniwala mo. Hindi naman din masama yun. In fact, makakabuti pa sa yun kung di ka talaga kumakain dahil madumi nga yung dugo. Parang ganun. So, yun. Yun yung ano natin, stand natin. Hindi ako kumakain.
Hindi pala pwede kang mag-ano, no? I mean, kung magpapapatlak ka pala, naiwasan mo na lang pag sa church, you know? Hindi, sa church minsan, pag nagpapatlak, may nagdadala ng ano. Eh. Meron talaga. Ano naman, di ba? Minsan, yung ano, pagkahandaan, may birthday. Sa birthday, sa outside. Pero yung sa kasi di ba, ang pangit naman, attend ka ng birthday, hindi ka naniniwala sa pagkain ng dugo kasi nga natutunan mo nga ito sa Bible study. Tapos sasabihin mo dun sa nagbe-birthday, pwede bang pakitanggal yan sa ano? Sa kasi puro Kristiyano tayo dito, tapos naghahain ka ng dugo. Parang pangit naman yun, di ba? Eh kasi hindi lang naman ikaw ang bisita. Meron din mga bisita na hindi naman Kristiyano. So, kumbaga, we don't rule over sa mga tao. Ano yun? Mag-a-adjust tayo. Yeah. Kumbaga, i-keep mo yung kung ano yung sa palagay mong tama. Di ba? Kasi ang ayun nga ang ano dun eh, ang isa natutunan ko rin sa Bible school na akala nyo lang pare-parehas tayo para pagdating pa rin sa pag-interpret, may kanya-kanya pa rin tayong theology. Mm. Alam nyo yun? So, iba yung theology ng simbahan, ng denomination. Minsan, pag in-interpret mo pa, may sarili ka rin theology mo. So, alam nyo yun? So, we need to understand na kailangan nating irespeto ang bawat isa, pero hindi tayo nagko-compromise. Parang ganun. Yeah. Okay. Thank you. Salamat po. Ayan po yung unang tanong kay Brother Ellie. Okay. Meron po ba tayong na-observe? Or move on na po ba tayo? Move on na? Chapter 9, verse 7 until 10. Pwede pong pakibasa, Pastor Bert? Okay. At least malaki itong nasa ano. Ay, lalaki na ako ng konti. Sulok. Okay. Basang-basa ako na yan. Okay. Ayan. And you be fruitful and multiply. Ay, sorry. Ayan. Verse. Ayan. Yung ito. Ayan. And you be fruitful and multiply. Increase greatly on the earth and multiply in it. Verse 8, then God said to Noah and to his sons with him, behold, I establish my covenant with you and your offspring after you. And verse 10, and with every living creature that is with you, the birds, the livestock, and every beast of the earth with you, as many as came out of the ark, it is for every beast of the earth. Okay, ganda na lang. Opo, next po. Okay. Tapusin na natin. Tita Amy, pwede niyo po bang basahin? Ayan. Lahat po nang naka-highlight. Ay, naka-mute po kayo. Wait lang. Naka-mute po kayo. Ayan. Okay. I establish my covenant with you that never again shall all flesh be cut off by flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of the covenant that I make between me and your creature that is with you for all future generations. I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. When I bring clouds over the earth, and the bow is seen in the clouds, I will remember my covenant that is between me and you and every living creature of all flesh. And the water shall never again become a flood to destroy all flesh. Asan ako? Sa 16 po. 16 and 17. When the bow is in the clouds, ang bow ba yung rainbow? When the bow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God
and every living creature of all flesh that is on earth. God said to Noah, this is a sign of the covenant that I have established between me and all flesh that is on the earth. Amen. Yun. Amen. So, hindi na raw magbabaha. Hindi na raw po i-destroy ng water, ng flood. Water. Ang mundo. Ng water, ang mundo. Hindi na magbabaha sa Maynila. Okay po sana kung hindi na magbabaha ever, pero nakikita nyo naman po yung nangyayari. Meron pa rin tayong mga hurricanes, mga yeah. So, ang covenant po ng Diyos, hindi na po niya papatayin ang human at saka animals sa pamamagitan ng by means buong, of ano, buong, oo, buong human race. Kumbaga, hindi na niya iwa-wipe out ng water. Hindi niya na ulitin. Yes. Kaya kapatid ko kasi, ano, kumbaga, it pertains to hope, yung rainbow, di ba? Yeah, bow is... Kaya yan ang ginagamit ng mga kapatid nating LGBT. Kumbaga, there's hope dun sa kanilang fight ng equality and blah, blah, blah. Pagdating doon sa issue naman na yun, I am with them in terms of equality and in terms of fighting for whatever their rights are. No, pero not necessarily I am kumbaga agreeing doon sa relationship, doon sa ano. Kasi halimbawa, yung equality na irespeto ka bilang tao, tama lang yun. Dapat irespeto ka kahit anong gender orientation mo. Diba? Pero once na kumbaga, you started claiming na ang mga bata ay dapat gayahin ka na ikaw ay nag-aasawa ng kapwa mong babae o lalaki, doon magdi-disagree na ako. Kumbaga, kasi hindi na yun yung sinasabi ng Word of God. Eh, parang gano'n. So there are things na you will agree, i-accept mo, i-respeto mo. Ano, ganun din, may mga bagay din na hanggang dito lang ako. Kumbaga, hindi ako pwedeng tumawid dyan. Parang ganun. So not to cause divisiveness, but just to cause a demarcation line between what is right and what is incorrect. Kasi malinaw naman ang sinabi na kasalanan. Ano? At sa kasalanan, ang problema lang sa mundo, kaya nagagalit yung LGBT group, no, lalo na sa mga Kristiyano. Ang problema ng mga Kristiyano, hina-highlight na sobrang sama nitong LGBT or pagiging bakla or pagiging tomboy. Pero kung di nila naiintindihan, di natin lahat naiintindihan ng mga Kristiyano na ang binanggit ni Pablo, halimbawa, di ka pupunta sa langit, homosexual, adulterer, thief or drunkard or whatever. So it pertains na lahat ito kasalanan. Ang nangyayari, meron tayong kasalanan na consented. Ah, okay lang yan si Mayor, eh maraming babae, adulterer yan, eh macho nga yan, eh magandang tingnan, di ba? Parang ganoon, kunyo consented. Pero pagka nakakita ng bakla, ipapako sa krus, no, doon sa plaza, isisilid sa loob ng sako, bubugbugin, tutuyain o ano pa man. Tandaan natin, parehas lang silang mali. Pero nangyayari, dahil pumapabor sa atin itong isang kasalanan, hina-highlight natin yung kabila. So talagang merong inequality. Pero sa mata ng Diyos, lahat siyan nagkasala. Kaya hindi natin pwede sabihin na, okay, yung mga bakla or tomboy, yun naman, pupunta kayo yung perno. Aba, manalamin din tayo kasi baka naman tayo ay thief. Baka naman tayo drunkard. Baka naman tayo adulterer. Baka naman tayo, mga, sa mga iba pang sinabi ni Pablo. Di ba? So, nakakatuwa lang na kinuha nila yung sign ng rainbow bilang isang sign of hope. No? Kumbaga, a lot of, ang nakakatuwa kasi dito, malaking porsyento. Maraming Kristiyano na LGBT, pero malaking porsyento talaga ng LGBT, hindi naniniwala sa Diyos. Honestly, malaking porsyento. Kasi, halimbawa, pride, mag-pride parade. I mean, nakita nyo naman yung pride parade.
Sa tingin mo ba kung nandito si Jesus, sasama sa Pride Parade? I mean, ayun na lang yung parameter natin, di ba? Saan ba pupunta si Jesus? Doon sa simbahan o doon sa Pride Parade? Parang gano'n. So, anyway, may mga kapatid tayo na LGBT na naniniwala sa Diyos. They're struggling. We don't have the right to condemn them or have the right to judge them kasi sa Panginoon lang yun eh. Siya lang ang pwedeng gumawa nun. All we need to do is kumbaga embrace them, accept them sa church, no? Kumbaga teach them what the Bible is teaching, but not necessarily agreeing, no? Doon sa ginagawa nila. Halimbawa, merong isang nalulungkot na bakla, munta siya ng simbahan, siya ay naka miniskirt, siya ay todo makeup, mahabang buhok. We will embrace that person. We will accept that person. Ayun. But we will not agree sa kanya na he's having relationship with another male or practicing homosexuality. We will not agree with that. Pero if you come to the church, we must accept that person. Kasi ang tendency, madaming simbahan, hindi talaga papasukin. Sa pinto pa lang, sa asher pa lang, paalisin ka na, di ba? So, pero tayo, papasukin natin yan. Ang baga, kasi gusto nga natin makinig eh. At hayaan natin ang Holy Spirit na magpaliwanag sa kanya. Tandaan nyo, hindi tayo nagbabago ng tao, ang Diyos. So ang trabaho lang natin, magpaliwanag. So pamagitan pa nga ng wisdom ng Diyos eh. So walang karapatan tayo na. Kasi kung hindi natin papasukin ang LGBT, huwag na rin natin papasukin ng mga adulterers. Nako, ang dami rin hindi makapasok. Di ba? So, kumbaga, maging fair tayo sa lahat ng makasalanan. In fact, tayo rin makasalanan. Naging makasalanan din tayo. Nagkakasala rin tayo sa araw-araw. Di ba? So, hindi natin sila pwedeng i-ano. So, para sa akin, kahit na malaking porsyento ng LGBT, hindi naniniwala sa Diyos. Pero, at the back of their mind, no, unknowingly, in a sense siguro, bakit ka kukuha ng simbolo galing sa Bible? Di ba? O baka hindi lang nila naiintindihan, marami sa kanila. Pero kasi di ba, you're getting yung symbol ng hope, yung rainbow. Pero yun yung purpose mo eh, pakita sa lahat na may hope dun sa sitwasyon nila. No? So, malalim na usapin yan at marami tayong, in fact, kahit sa simbahan, meron mga ganyan. May mga member ng ano ng kapatiran, di ba? Kapatiran sa simbahan at kapatiran sa LGBT. Di ba? So, andito tayo para alalayan sila, mahalin sila, intindihin sila, respetuhin sila. But to the point na sasabihin nila na oh, total, minahal niyo na ako, nirespeto niyo ako, ina-accept niyo ako kung pinapayag niyo ako sa church. Kumbaga, i-accept nyo na rin yung relationship ko, i-accept nyo na rin yung sexual activities ko. That's the point na may linya tayo. Na we respect your decision, but we will not agree with those things. Parang gano'n. So dapat malinaw tayo doon. At dapat sabihin natin yan nang walang galit sa puso para hindi sila lumayo. Kasi hindi naman natin kailangan talaga magalit kasi decision nila sa buhay yun eh. Mm-hmm. But nga ba kasi may galit ano kapag sinasabi ikaw talagang bakla ka, hindi ka umayos, so sisilig ka sa ako eh. Actually nga mabuti nga yung mga bakla ngayon tsaka tomboy ano na eh, hindi na katulad ng unang panahon, di ba Pastor Bert? Nung unang panahon ang mga bakla na sinisilig sa ako eh. Tsaka binubugbog. Naalala ko nung mga elementary kami, high school, pag bakla ka kawawa ka. Yeah, babatukan ka, basta hubaran ka ng salawal. Basta lahat na nakakaano, basta bullying. Oh, bullying talaga, kawawa sila. Yeah. In fact, siguro baka part nga rin ako na nambubully noon. Hindi ko rin alam 'yun. Mag-iingat ka. I mean, kumbaga, ano 'to eh, kultura natin eh. Go ahead, Pastor Bert. Meron nga akong na naging teacher na pastor na talagang ano siya, talagang macho siya. Matanda na siya, pero naikwento nga niya na. Pero ano, mahal niya yung mga bakla. Pero one time may nangyari sa kanya na kasi mga ngaso siya eh. Mahilig mag-hunting ng mga baboy damo.
eh yung sasakyan nila eh yung jeep na pang army ata. Eh sumakay sa kanila yung ano yung nakisakay, sumabit yung bakla. Eh bumaba itong pastor nito, sabi niya, bibilang ako ng tatlo, sabi niya, kapag hindi ka bumaba diyan, sabi niya, bubuntalan kita, sabi niya. I mean to say itong pastor nito talagang yes that brusko nga siya, straight siya. Pero mahal niya yung mga nito mga tinatag na ngayon eh LG ano yun? LG LGBTQ plus. So yun nga yung naging ano ko siguro na nasa bilang pastor o kaya kahit na sino man sa atin kasi ako mismo meron ng kapatid na ganyan na naging dahilan na kami ay hindi magka yung landas namin ay hindi talaga magka ano yun sundo magkasundo. Oh, kaya sabi ko nga sa nanay ko noon eh makuha mo na tang mamatay na eh hindi kami magkakasundo nitong kapatid ko kung ganun. Pero mabait ang Panginoon na yung kapatid kong yun eh tumanggap sa Panginoon. Hmm. At bago nga siya namatay eh talagang pinagkasundo pa kami ng Panginoon ako parang nang nag-pray para sa kanya. Hmm. And really na they yun nga yung nasabi ni Pastor na at the back of their mind kahit natanggap nila yung ganun na o yung sinasamahan nilang yung mga ganun na gawain o yung mga ginagawa ng mga nito I don't know what they call their group no. Mm. Yun nga yung LGBT Q ano, kaya, no? Q ano Q dad ha LGBTQ oh LBG yeah, yun na nga yun at the back of their mind yun nga na they know yung ginagawa nila na ito'y taliwas talaga. Taliwas sa salita o yung sa kalooban ng Panginoon. Kaya siguro sa atin, yun, siguro yun ang ano natin. We must learn how to embrace them in a way na with love, yun nga, na don't condemn them or judge them. And basta yun nga, we have to show them and just yun nga, yung scripture, what the scripture says, just explain to them. You don't need to judge them right away. Siguro yun ang ano natin maging kasi mahirap talaga eh na kung talagang yung kagaya ng nasabi ko, yung pastor na yun, talagang brusko siya. Na sabi nga niya, bubuntalin kita kapag hindi ka bumaba dyan. Doon ko lang pa narinig sa kanya na isang pastor na yan, nagbubuntal. So, siguro ano, with love, siguro buntalin natin sila ng pag-ibig ng Panginoon. Siguro yun ang magandang ano natin, approach natin sa kanila na we know na the grace of God ay malawak and namatay din ang ating Panginoon para sa kanila. Mm. I-share ko lang po sana yung ano, pag-usapan natin yung LGBT dahil sa rainbow. Kumbaga, i-share ko lang yung sinulat ko doon sa aking report no patungkol dito sa homosexuality. Yeah. Sinulat ko kasi sabi ko, God's intention for healthy human sexuality is heterosexuality o yung babae at lalaki. Yun talaga yung intention ng Diyos. Baga, this can be argued from the design of male and female genitals and from the creation account where Adam and Eve were commanded to come together for procreation. So, sabi nga, may biro na God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Kasi katulad nung kiniklaim ng mga kapatid natin na nagkamali ang baga, nagkamali dahil na-trap daw sila sa katawang lalaki pero pusong babae or vice versa, eh para po nating sinasabi na nagkamali yung Diyos sa paggawa sa atin, di ba po ba?
kung siya yung master designer, ay ang linaw-linaw na dinisign tayo for procreation na nangangailangan ng dalawang klase ng genitals. So the Bible says little about homosexuality and probably nothing about the long-term homosexual orientation and same-sex commitments that have become common today. The term is mentioned only 7 times, and in each case, the reference is relatively brief. In this passage, homosexuality is never approved or condoned, but neither is it is singled out as being worse than other sins. So, malinaw po yun. Hindi siya sinisingle out na kagaya ng ginagawa ng mundo ngayon na pagka hinilera mo sa ibang kasalanan, parang pinakamakasalanan ng LGBT. Hindi naman. Mali yun. Homosexuality has not clearly identified as a single cause. No, kumbaga, causes of it are biological theories, parent-child relationships, other family relationships and experiences, other early experiences, or just baga, willful choice lang, gusto niya lang. So yun yung mga theory sa mundo. No, kumbaga, ang effects of homosexuality are affecting the areas of their lifestyle, emotional instability, self-concert, relationship, and effects on the family. Kumbaga po, sinasabi lang dito na huwag nating single out ang mga LGBTQ. Kumbaga, pare-parehas tayong makasalanan. Kumbaga, huwag tayong magmalinis na, ay, naku, isa lang, bakla, di ba pwede na yung langit saan. Magulat kayo, makakita kayo ng maraming bakla sa langit. Di ba? I mean, hindi imposible yun. Kasi naniniwala ako na meron naman talaga na they're struggling with their what they're feeling. Identity. Yung kanilang confusions na, teka, lalaki ba ako, babae? Pero, meron naman silang legit, original, authentic, genuine na relasyon sa Panginoon at tumanggap talaga sila. Yeah, but they're struggling, nakuha natin. But that's not necessarily sinning, they're struggling. Parang halimbawa, lalaki, tinanggap mo ang Panginoon, legit ka, genuine yung relasyon mo, pupunta ka ng langit. Pero probably you're struggling about pornography, you're struggling about adultery. Not necessarily sinning, but you're always being tempted by the enemy. So we cannot rule out na kapag iba lang ang tono ng salita, eh, pupunta na ng impyerno. So it doesn't necessarily mean that way. Alam niyo po yun. Ang lahat, ang Diyos po natingin sa puso natin. Eh. Kaya ako, masaya ako dahil kinuha nila yung rainbow as a sign of hope. Dahil para sa akin, salita pa rin ng Diyos yan at mananatili pa rin ang Diyos na mangingibabaw sa buhay nila. Yeah. Go ahead, Pastor Bert. May tanong lang po ako. Ano po yung pinagkaiba ng transgender? Kapag sinabing transgender, kagaya nung nasa news na kahapon, nakita ko yung magkapatid sila, yung matanda, yung babae, yung kapatid niya siguro mga 12 or 10 years old. Yung kapatid niyang babae, ano yun? Test. Umiinom siya ng ano yun? Testosterone? Or nagiging talagang ano siya, ipito yung boses niya. Nagiging lalaki. O nag-iba, tsaka or I don't know, mag-change ba yung, pero yung kasarian nila, hindi naman, yung kapag transgender, babae pa rin siya, ganun. Kasi po yung history ng pagiging binabae or pagiging tomboy, no, nung araw kasi, dalawa lang naman yan eh. Ang tawag sa'yo, pag sinabing binabae ka, no, ibig sabihin may lambot ka sa katawan, yung pananalita mo, merong parang accent at kumbaga crush-crush mo ay kapwa mo lalaki. Kapag sinabi naman na ikaw ay titibo-tibo, ang kursunada mo naman ay babae or magbagas pang ang galaw mo na parang lalaki. So dalawa lang 'yon nung araw. Mm-hmm. So yung confusion noon mas madali pa. Pero yung confusions ngayon, mas mabigat kasi madami ng klase na lumalabas na hindi nila ma-identify yung sarili nila. So gumawa sila ng sarili nilang identification. So halimbawa, dati lesbian lang at saka gay. Gay.
Pero ngayon, meron ng bi, yung bisexual. Na ibig sabihin ay pwede ako sa lalaki, pwede ako sa babae. Bisexual. Opo, kumbaga, kursunada ko rin ng kapwa ko lalaki, kursunada ko rin ng babae. Pero hindi naman ako nagdadamit babae. Itsurang lalaki pa rin ako, boses lalaki pa rin ako, pero pwede rin ako makipag-date sa kapwa ko lalaki at sa babae. Ang ibig sabihin ng LG, no? LG, lesbian, gay, tama ba? Bisexual, T, transgender eh. Transgender naman, ito naman yung nagpapalit ng kasarian, kumbaga nagpapalit ng itsura, ng damit, no, parang ganoon. Sa ibang mga salita, may tinatawag pa na gay, may tinatawag na fagot, no, na ayaw nilang gagamitin yung word na yun eh. Parang demeaning sa kanila yun, no. Pag fagot kasi yung loud, maingay, na tapos parang nagdadamit babae or something, no. So LGBTQ, queer naman eh dito. Ano na? Dito. Hindi, yung queer yung ano, tawag nito. Go ahead, Pastor Tin. Ano yung queer? Queer. Dito yun. Eh. Yung ano yan eh, parang balikan ko, nalimutan ko eh. Pero queer. Pertaining sa lalaki na ano? Na type niya. Type niya lalaki. Lalaki. So, kasi pag usually ginagamit tong queer sa mga ano eh, sa mga halimbawa, yung mga Budista, yung mga makeup artist, mga ganun. Mm-hmm. Ngayon, yung plus, kaya nilagyan nila ng plus, kasi ibig sabihin, marami pang preference. So ibig sabihin, dumami na yung preference. No? Pero kung titingnan mo to sa psikolohiya, ito ay simpleng confusion at saka simpleng, parang pag-abuse ng isang substance na hindi ka na masaya dito sa kabila, dito ka na sa kabila. Parang ganun yun eh. So, kumbaga, lahat ito, lies of the enemies. No? At maaaring tanggapin, kung may makikinig man na LGBT, maaaring tanggapin nila o hindi nila tanggapin sinasabi natin. Pero what I'm saying is, kaya naman nagkaroon ng plus sign is para isama lahat ng iba pang hindi ma-identify. Kasi, yun nga, kasi may preference ka na, teka, hindi naman ako parang si Vice Ganda eh. Parehas kaming gusto namin na lalaki, pero hindi naman ako ganyan umarte eh. Diba? Naka-necktie pa rin ako, nakapamada pa rin ako, nakabigote pa rin ako, balbasarado pa rin, di ba? So, pwedeng ganun. So, yun po yung ano, yung mga differences. Yun ang Q-class. Ano yung Q-class? Opo. Yeah. Baga, may iba't ibang level, may iba't ibang preference. Parang gano'n. Mm-hmm. So, baga dati madaling intindihin eh, dalawa lang, bakla, topod lang. Ngayon, madami. So lahat ito, ang ginagawa nila, ine-educate nila yung mga kabataan na ang mura-mura ng edad, na confused na, kung confusin mo palalo, doon ako nagdi-disagree kasi. Kumbaga, talagang lalaganap kayo, dadami kayo. Kahit hindi kayo nanganganak, dadami kayo by influence. Yung nga yung sinasama ng loob ko, na salita ng Diyos, mas madali sana natin na iba to, makapag-influence ng maraming tao, pero mas mabilis pa silang dumami kaysa sa atin. Di ba? Kasi it pertains doon sa lust of the flesh. Eh. Mm-hmm. Kumbaga, it nag-agree. Ngayon, ito naman mga kapatid natin sa gobyerno, mga kapatid natin na influencers, eh syempre gusto nila na i-please ang sektor na to, so they agree with them. Ginagawan sila ng batas, ginagawan sila ng ano, ng ano pa man. So, to protect them at respect them, I would agree with that. Pero yung pupwersahin mo na halimbawa, ayaw kang ipag-bake. Halimbawa, parang ako, pastor, lalapit ka sa akin, papakasal kayo sa akin, dalawang lalaki o dalawang babae. And I said no. And then, didemanda niyo ako. Puproteksyonan siya ng ibang mga politiko, maniwala kayo. Pwede ako makulong. Di ba? Parang ganun. Buti na lang, backed up tayo ng denomination na hindi naniniwala dito. Pero ito nakakalungkot kung alam nyo lang. May mga denominations na nag-agree na dito. Na nagkasal na sila ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Christians to ha, Christians.
May mga denominations na sila ngayon na tumatanggap ng clergy na LGBT. So, sa huli pa naman nating pag-check, itong General Assembly at saka itong District Assembly, nag-no-no pa naman tayo. Kasi kung sakali, baka dumating ang panahon, mag-yes na ang Church of the Nazarene, umanda na kayo at magiging non-denominational na tayo. Grabe. Alam niyo, totoo yun. Kasi sa nursing namin, doon sa dati kong trabaho sa facility, meron kaming katrabaho na ano, na tibo. So, because of that, nag-iisa lang yun eh. Because of that person, nagkaroon tuloy kami ng mandatory training about yung mga ganyan. LGBTQ++. Alam niyo, sa sobrang dami ng iba't ibang ano, mga ganyang gender ano, sobrang, for me, it doesn't make sense anymore. Mm-hmm. Kumbaga parang, bakit ka nagtayo ng ganitong gender na ano, eh parang kapareho lang naman ito. Alam mo, eh parang ganun, like it doesn't make sense. Parang ganun. Pero, ang iniisip ko naman, baka kaya yung rainbow ang inano nila, kasi mm-hmm. different colors. Mm-hmm. So different ano different ano yun gen, yung different preference oo different. Parang ganoon yeah. Kaya rainbow color sila palagi pero ewan ko hindi ko alam pero yun okay, pero ang simula kasi ng laban nila is about right eh. Mm-hmm. Yung karapatan nila na tanggapin sila sa society na wag silang binabastos mm-hmm. kung silang binubully ako kakampi nila ako dun eh. Oh. Kasi wala actually walang tao kay babae, lalaki, bakla, tomboy, matanda, mahina, bata o ano pa man, may ngipin o wala, dapat nire-respeto. Oh, pero pagdating doon sa punto na alam mo yun na may mga bagay na hindi na mag-agree yung Biblia, eh out ako doon. So yeah. Baga. Meron din naman po mga stories na ano eh na talagang nagbabago yung tao. Parang ganon. So, oh, yeah. Oh. Oo. Oh. Mm-hmm. Pastor. Pa. Yes, Pastor. Yes. Papa. Nung bago akong dating dito, meron akong supervisor, ano? Mm-hmm. Tapos, for all the years na ano, siguro mga 3 years yun, yung supervisor na yon laging ang expression niya my sons mm-hmm. dalawa yung anak niya parehong sons mm-hmm. tapos after a few years nagtaka kami pumasok kami sa opisina bawat desk ay mayroong maliit na halaman mm-hmm. taka kami kung bakit kung anong okasyon what the reason was so we asked her. Tapos sabi niya, no, because, sabi niya, yung anak daw, yung isang son niya, nagpa-operate, tapos pinili niya yung magiging babae siya. Kaya, I now have a son and a daughter. Kaya, from that time on, panay na yung expression niya, my daughter, ganyan. So, I recall, nung nasa medical school ako, Pastor, tinuro sa amin na yung there at may mga tao na my case I should say na ang isang tao ay dalawa ang sexes. Yung isa well developed, yung isa naman ay hindi developed. And the term is rudimentary. Mm-hmm. Like women have the breast well developed and men have also breast but not developed, well developed. And so it is termed rudimentary. Mm-hmm. Now, so going to sex, yung major well developed sex is outside the cavity or the peritoneum. The cavity is called peritoneum. Mm-hmm. Yung sex na yon, yung sex organs na yon, well developed and it is outside the peritoneum.
And the undeveloped or rudimentary is inside the peritoneum. Tapos, pwede raw kung halimbawa ang nasa labas, ang well-developed is sa female, sa loob ay male, kahit na rudimentary, science makes it possible na pwedeng operahin. Mamili yung tao kung ano ang sex niyang gusto. Katulad yung anak ng aking supervisor, son siya noon, after he was operated on, nagiging daughter na siya. So my question is, saan siya mag-fall? Itong sitwasyon na ito, where does it fall? What category is it under? Yan po, tita, papasok dyan po yung ano eh. Papasok po dyan yung pagbasa ng Panginoon sa puso eh. Kasi ako naniniwala po ako, tita, na maaari sa science talagang meron mga bata na pinapanganak, dalawa. So may choice siya ngayon. Itutuloy niya ba yung pagiging lalaki or pagiging babae? Sometimes sometimes wala silang pagkakataon mamili dahil baby pa sila, ang namimili na yung parent. Ang problema, pag namili yung parent, ang lumabas yung paglaki, di ba, pinili ng parent, sige, pakitanggal na yung genitalia ng lalaki, ng male, iwan mo yung sa female, paglaki pala, lalaki pala. So, sa puso niya, at sa makeup niya na tinanggal lang, kapag alam ng Panginoon, design talaga siya maging lalaki. No? So, in a sense, dito lalabas pa rin, no? Ano yung puso mo? Kasi, sa mga ganong pagkakataon po, din sa tipong insyensya, nasa balansi ka na, dahil nga lumabas ka, meron talagang ganun eh, lumabas, dalawa yung ari eh. Ang tawag dun eh. Oo, hermaphrodite ba ang tawag dun? Yeah. Hermaphrodite, yeah. Ngayon, the hermaphrodite is made up of both tomboy and bakla. Pero kasi po, kung ikaw po ay lumabas na normal na lalaki and then you decide maging babae, or ikaw ay lumabas na babae at nag-decide maging lalaki, kayong dalawa ng Lord ang mag-uusap nun eh. I mean, alam mo, merong may moral compass eh. Merong truth compass eh, na alam mo kung ano ka talaga eh. Kumbaga, pwede mong i-justify sa buong mundo. Pwede mong pagandahin yung itsura mo, palitan mo. And I heard a beautiful story na lalaki siya, tapos sabi niya, hindi, feeling ko babae ako. Then uminom din siya ng mga hormones sa pills, naging babae yung itsura niya. Sumali pa siya ng competition. Hindi gay competition. Competition ng babae. Nanalo pa. Dahil nga, maganda siya eh. Di ba? Tapos, eventually, na-born again. So, pumalik sa true north yung puso niya sa Panginoon. No, kinonfirm ng Panginoon sa puso niya, lalaki kita ginawa. So, nagpalit siya. Ginawa niya, tinanggal niya na, hindi na siya uminom. Nagmukha na siyang tomboy kasi bumalik na yung dati yung hormones eh. Ang problema, noong maganda pa siya, noong sumasali pa siya ng gay competition, na in love siya sa isang white guy na gwapo. No? Kasi tumira siya dito sa US eh. So nag-decide siya, for him to be happy, pinaputol niya yung kanyang genitalia. So putol na. Tapos sa testimony niya, sabi niya, alam niyo po, ang Diyos ay may dahilan ba't ginagawa niya lahat ng bagay. Nung pinutol ko po, sabi niya, yung aking genitalia, ako'y nagpa-opera. Yun po, gumawa lang po sila ng slit, ng hiwa, nakamuka ng genitalia ng babae. Pero wala pong sensation yun kasi slit lang yun eh. Nakuha natin. So every time na magtatali kami ng aking boyfriend na naging asawa niya pa, walang sensation. So sabi niya, niluloko ko yung sarili ko. Kasi wala talaga sensation na hindi katulad siya, kahit kailan, hindi siya magiging sensation ng kagaya ng sa babae. So sabi niya, hanggang sakit na convict siya sa Panginoon, then he converted again na maging lalaki. Pero wala na siya. Wala na siyang
Wala na siyang external. Oo, wala na siyang totoy. So, ngayon, ngayon po, dumating ang pagkakataon, pinagpala siya ng Panginoon. Di lalaki na siya. In love siya sa babae. O di nagpakasal sila. Ngayon, wala na silang, wala na siyang magamit. Di ba? So, part yun, part yun ang consequence na ginawa niya. Pero, sa heart niya, sabi niya, masakit kasi hindi ko mapaligaya yung aking asawa kagaya ng pagpapaligaya ng isang normal na lalaki. Pero, part yan ng consequence na ginawa kong mali noon, pinaka-importante sa lahat, ano pa man na nangyari, ang pinaka-importante, bumalik ako sa Diyos. Dahil, ano ba naman ang gatuldok na 100 years dito sa mundo? Katumbas ng eternity na walang katapusan. Sabi niya gano'n. So, napakaganda ng kanyang testimony. No? At, kung, kasi sabi nga, the truth will set you free. At yung katotohanan na yun, it set him free. Na pinalaya siya doon sa matagal na lies na sinasabi sa kanya ng enemy na babae ka, babae ka, babae ka. Tamo, tinatalo mo pa nga sa beauty contest yung mga totoong babae. Diba? Talagang babae ka. Pastor, when I was a student doon sa Maynila noon, many years ago, every Saturday, kasi may association ang mga ganon, and on Saturdays, doon, kasi Monday to Saturday, namamalansa sila. That's the way they earned money. Mm-hmm. Because kung Saturday, may association sila, ang ganda ng mga damit nila. Yung mga bakla yun, Pastor, no? Ang ganda ng form ng body nila. Coca-Cola body talaga kung ano yung mga expression noon, Coca-Cola body. Ang ganda ng shape ng mga katawan nila. Ang ganda ng mga binti nila. Tapos, tunay pa rin ang kanilang mga breast. Now, napag-aralan na. Tapos, mayroon din yung iba, Pastor, na malalaki ang mga calves nila, yung mga binti nila. Yeah. Ang lalaki talaga. Napag-aralan namin na yung homosexuality, dalawa ang classification. One is false, called false, and the other is called true. Mm-hmm. Yung false ay masculine features. Pero bakla, ha? Tapos yung true, feminine, mga ang katawan nila ganyan, more developed ang ano sa babae, Pastor. Mm-hmm. Yung false, malalaki ang mga binti nila, mga muscles nila ganyan, more developed ang masculine reproductive system. So, ngayon, saan doon mag-fit, Pastor, yung transgender? Katulad yung question ni Pastor Bert. Ano yung transgender? Opo. From the word po trans, ibig sabihin change. Po, nagkaroon na ng changes. Halimbawa, nagpa-inject ka ng silicone sa boobs, di ba? O kaya nagpaputol ka ng totoy, o kaya nagpahaba ka na ng buhok. Nag-ahid ka na ng balbas, tapos sinuib mo na yung iyong binti, di ba? Tapos uminom ka na ng hormones, mga pills para maging babae ka. So yun na po yung papunta doon sa transgender. Kasi nagta-transfer ka eh. Nag-change ka ng gender. Does that have to do doon sa sinasabi kong rudimentary and well-developed? Possible po, tita. Possible, no? But ang sinasabi ko nga, maaaring yung iba may cases na ganon at magandang i-justify yun sa mundo at baka panigan pa talaga ng batas at saka ng science. Pero ang sinasabi ko nga, merong true north sa puso natin eh. Alam mo kung ano ka talaga. Alam mo kung anong design sa'yo. Alam mo yan eh. Kumbaga, binigay sa'yo ng Diyos yan. Pwede mong i-justify lahat ng bagay. No, magpakasal ka dito sa US kasi walang same-sex marriage sa Pilipinas. At pagbalik mo ng Pilipinas, galangin niyo ako kasi kasal kami sa Amerika. Pwede mong lahat gawin para ma-justify mo. In fact, si David, ginastify niya yung adultery niya.
right? Pinatay niya yung asawa ng ni Bathsheba. Si Solomon ginastify niya yung 700 wives niya at 300 concubines niya na sinabi ng Panginoon na huwag mong gawin yan kasi maano ka yung mga Diyos nila magiging Diyos mo rin. So eh mapala ano ako seloso kong Panginoon. So we can justify all day long pero sa puso natin alam natin na parang may mga isang bagay tayong nagawang mali. Sabihin na natin maliit na bagay lang. Pwede natin i-justify. Pero alam pa rin natin na mali. Diba? Mananagot pa rin tayo. So pinakamaganda sa lahat, gayahin natin si David. Umamin tayo sa kasalanan. Gayahin natin yung nag-testify na bakla na yun. Umamin siya. Diba? Inayos ng Diyos yung buhay niya talaga. Super. As in, lugmok na, baon siya sa drugs, alcoholism. Diba? Baga, dumating sa point na binenta niya yung katawan niya. Kasi nga gusto niyang i-enjoy kasi sabi niya, babae na ako so I can have sex whenever I want, whatever I want, wherever I want, at how many ang gusto ko. Kasi to feel na finally, babae na ako. Well, mararamdaman ko na yung nararamdaman na isang babae. And yet, sabi niya, ang maganda dito, hindi ako mabubuntis. Kasi wala akong matres. Pero when he started having sex with males, na-realize niya, niloloko niya yung sarili niya. Sabi niya, it's just skin to skin, nakikiskisan lang, na wala talagang sensation. Kasi it was just formed eh. Yung, kasi pagka ginupit yun, tatahiin yun papunta sa ilalim, maglalagay lang ng outlet para makaihi. Pero if you hold yun, na mukha siyang genital ng babae, pero it's just a skin. It's just like rubbing two skins na gano'n na walang sensation. At saka wala siguro ding estrogen, yung hormone, female hormone. Wala lahat kasi hindi nag-exist. Kaya malaking punto po dito na hindi natin pwedeng i-accuse si Lord na nagkamali siya sa atin. At saka there's always blueprint of life. Blueprint of life tells you who you really are, di ba? Sa genetics, eh, talagang i-identify kung X or Y ka eh. At saka XX eh. What's the... Yung nangyari kasi ngayon, right now, even pag sa school, kung saan sa area, kinukonfuse talaga yung mga tao. Kasi tatlo na ngayon. Dati ang tanong lang, gender, male or female. Ngayon meron ng gender, meron ng sex, may preferred orientation na ang tinatanong. Noong unang panahon tayo lang, ano lang, gender, male or female. Ngayon, hindi ko maintindihan, meron pang sex. Dati, male, ang unang panahon, di ba, pag sumasagot ka ng by data, ang tinatanong lang, sex. So, sinasagot natin, male or female. Eh, nung nagsumagot daw ng by data sa ERAP, yung sa sex, sabi niya, nilagay niya 3 times a day. Ay, kanawa, mag-joke lang. Masyado kasi kayong seryoso eh. Pero totoo yung genetics talaga magkasama dyan eh. Kung ikay babae o lalaki. Tsaka yung sa rudimentary, kasi meron kami na experience ni, meron kaming kakilala ni Pastor Jeff na yung kanyang anak ay nung nilabas mukhang babae. Pero sinabihan siya ng doktor, o ano, gagawin ba natin tong babae? Anong nag-further investigate sila, hindi pa pala nagde-descend yung scrotum at saka yung penis nung baby. So, biruin mo yun pag di-decide na talaga sila na ano ba, gagawin tong babae. O kung pinatanggal yun. Paano kung pinatanggal? Christian yun eh. Christian to eh. So, pinag-pray niya. Siyempre, hindi niya pinatanggal yun. Biruin mo kung pinatanggal ngayon yun, di confused na confused yung bata. Ngayon, ano na yun eh. Mag-high school na. Mm-hmm. Eh, kaya talaga, ang malaking ano dito is yung responsibility ng parents. Napaka-laki din talaga ng responsibility natin. Kasi lalo na ngayon yung world natin napaka-confused. Mm-hmm. Mula sa educational system, it's so confused. Confused na yung mga bata, kinonfused pa lalo. Yung mga influencers. Alam mo yun, hindi ka pwedeng mag-make ng stand. I mean, as a believer in the classroom, pero at least inaallow ng mga Christian club sa school eh.
So if you have a Christian club, you're protected. So it's a big mission as a teacher. Kunyari, ayun nga, meron tayo sa school ng AO1 Christian Club, lalo na pagbukas ng pandemic. Ay, pagbukas ng school, yun ang magiging ano din natin eh, na kumbaga isang ministry ng church na pagpapatuloy natin na talagang mamulat itong mga teenagers, kasi they never heard about Jesus Christ. A lot of students, they don't know anything about going to church. They don't even know about child's birth, Jesus' birth, alam mo yan, kung may salvation pala. So, napakalaki lang talaga ng responsibilidad natin as Christian, kasi tayo yung may alam eh. I mean, hindi naman natin pipilitin talaga sila na maniwala kasi mahirap mamili at may stress ka. Pero I mean, just being the mouthpiece of God, na sabihin natin yung katotohanan at what we believe. And you know, the Lord will convict them. Amen. The Lord will convict. Okay. Balik na tayo sa topic. Napakana ng topic na to eh. Matinginit. Grabe itong chapter na to, no? Thank you, Pastor and Sister Mimi. Napunta tayo sa abortion, sa dinuguan, ngayon naman sa mga LGBT. Grabe. Pala natin lahat ng alaman, ano? Meron pa kasing issue dyan na concerning LGBT rin. Hindi, kasi nung nalasing tong si Noah. Ah, oh, yeah, yeah. May isa siyang anak na sinumpa niya. Kaya kung tutusin mo, yung problema ng sexualidad ay unang panahon pa, talaga. Yung unang panahon pa talaga. Oh, ito yung sangyari sa una lumabas sa mga yun. Teka, itutuloy po ba natin o next week na to? Next week na. Kasi napansin ko yung oras mag-tema ano na eh. Teka, next week, wala tayong life group kasi merong youth night. The following week naman, meron tayong last day ng ano natin yan, ng 5-day prayer and fasting. So, dalawang Friday wala tayong life group. Tapos babalik tayo sa, so July 2 and July 9 wala. July 16 ang balik natin, si Pastor Norbert ang magpa-facilitate. Yan, tutuloy ni Pastor. Ito yung ano, yung 9, yung kalahati naman ng chapter 9. 9 and 10. Yan. Ah, 9 and 10. Oh, sige. Oh, yung kalahati kasi konti na lang sa 9 at 10. Noah's descendants. Yung, 9 and 10. Opo. Yung kalahati lang po ng 9. Yeah. So, hindi transgender yan, kalahati. Maganda kasi sa salita ng Diyos, lahat ng tanong nandyan, masasagot ng Biblia. Kaya sa ngasangayan eh, kumbaga, huwag na tayong magulat na may mga bagay na lumalabas na kailangan natin sagutin, natatanong, alam mo yun. So ang intensyon naman talaga natin, as much as possible, ay madaming matutunan na ano bang sinasabi ng salita ng Diyos. So, at saka hindi naman tayo nagmamadali. We have all the time in the world na mag-aral ng salita ng Diyos. So, yun. Maganda yung mga pinag-usapan natin. At least, nasabi natin yung mga posisyon natin na yung simbahan. Kung may makikinig man o manunood, at least, eh, alam nila na mahal na mahal natin sila. Mahal sila ng Panginoon. Para sa tayong makasalanan, we're not judging them. Not necessarily we're compromising, we will agree with all the things that they will say and they will do. But in the first place, bottom line, come as you are, come to our church. We will embrace you and welcome you with all of our heart. Ganun lang, kasimple lang naman. Kasi nirespeto nila tayo, respeto din natin sila. Di ba? Yeah. Tsaka nakakatuwa po na pwedeng-pwede tayong magtanong. Freely ask questions at saka freely share. Kasi talaga namang maraming issues sa mundo na yung ibang mga tao nahihiyang magtanong. Yung mga gumugulo sa isip nila, nahihiya sila magtanong kasi nafe-feel nila na baka, condemn sila ng church or whatever. Yun po ang maganda dito sa atin. Ano eh. Yan ang maganda sa word for word. Yeah. Kasi as is, kung ano yung tanong, sagot. Unlike kasi pag may topical lang tayo, nandun lang tayo sa topic, di tayo makakaalis dun. Nakarely tayo dun sa sumulat kung sino yung author. Ito, author nito, Diyos eh. Di ba? So how can we agree or how can we disagree doon sa sinulat ng Panginoon? Ba, ipilit man natin ang ipilit,
Na hindi, pwede, pwede. Ayun nga, linaw-linaw, eh, di ba? Bawal pumatay, bawal lang, dalawa lang yung, dalawang tao lang naman yung pinagsimulan, di ba? Kumbaga, ang sabi nga dito kay Noah, halimbawa, magparami kayo. Ibig sabihin, si Noah at yung asawa niya magpaparami. Si Shem, Ham, and Japheth at yung mga asawa nila magpapadami. Okay, hindi si Shem at si Ham or si Ham at si Japheth, hindi ganoon. Kumbaga, basic na basic. At maganda dito, pinapatunayan talaga na it's an insult to God na pag sinabi natin na, Lord, mali ata pagkagawa mo sa akin kasi pusong babae ako o pusong lalaki ako pero nasa katawang lalaki o nasa katawang babae ako. Nagkamali ka ata. So it's an insult. Insulting the most knowledgeable, the omnipotent, the omniscient, creator of heaven and earth, no, the Lord of lords, King perfect of kings. Perfect and holy. Yeah, perfect. At kumbaga, holy. Bakit natin siya insultahin na nagkamali siya? Who are we? Nasaan yung wisdom natin? Wala nga tayo sa wisdom niya. Hindi. Tapos sabihin natin, mali ka. Parang sinabi natin na yung iPhone, sinabi niya kay Steve Jobs, Steve Jobs, mali ata yung pagkagawa mo sa akin. Una-una, paano nakapagsalita yung iPhone, di ba? So, hindi natin pwedeng questionin yung creator. Consistent. Simula Genesis 1. Talagang ito lang naman yung ginawa. Wala namang iba. Wala namang binanggit na iba. Di ba? So, kahit anong justification natin, lagyan pa natin ng plus, it doesn't make sense. Let's go back pa rin kung ano yung tama at ano yung totoo. Tingnan natin yung puso natin. Basahin natin yung puso natin na sinasabi ng Panginoon. So, huwag tayong palinlang sa enemy. Nasasabi niya sa atin, hindi, babae ka talaga. Kita mo, tinatalo mo pa nga yung mga tunay na babae. Kailan mga kabataan ngayon, yan ang struggles ngayon ng mga kabataan. Mm-hmm. Oh, grabe, mga high schooler, sobrang lito talaga sila sa buhay nila. Kaya walang naging problema noon na hindi natin naging problema ngayon. Lahat ng trials na na-experience natin, alam ng Lord na kaya natin overcome. Kasi it has been there and the Lord knows na it was overcome by, you know, people from the Bible too. At saka po, and we can be overcomers. Ang tinuturo ng mundo, matakot tayo sa enemy. Ba, nanood tayo ng zombie, abulin tayo ni Dracula o ng vampira. We thought that's the enemy. The enemy will appear to you like an angel of light. Mm-hmm. Pretending to be true but not true. Pretending that being somebody na hindi naman yan ang design sa'yo ng Panginoon. And alam mo yun, the enemy will use all the influencers, all the people na sa palagay mo ay hinahangaan mo at mag-justify na tama yung ginagawa at paniniwala mo. These are all lies. And this will kill us in the future. Alam mo yan, this will put us in a situation na mapunta tayo sa hindi maganda sitwasyon. Mm-hmm. Alam mo yan, lies ang panlaban ng enemy. Hindi yung nakakatakot ng Dracula, vampira, zombie, hindi yun. Wala naman talagang ganun eh. Ang meron, ang may katotohanan, yung lalasingin ka sa kasinungalingan na sasabihin sa'yo, diba, sisindihan yung pride mo. Sinabi ko na nga ba, babae ka eh. Tinatalo mo nga yung magandang babae sa contest. Paano hindi ka naging babae? Diba, sinasabi ko na nga ba, lalaki ka eh. Diba, kaya mo pa rin gawin. Imagine mo yung tunay na lalaki, iniiwan ng asawa. Eh ikaw, babae ka nga sa pangangatawan. Pero, ang galing mong magmahal. So, hindi ka iiwan ng girlfriend mo. These are all lies. Lies. Di ba? Ngayon, pwede ka naman magkaanak. Magsimula kayong pamilya kahit dalawa kayong lalaki. Di ba? Adoption naman. Kahit pumunta kayo sa cryobank, bigay ka ng sperm mo, umuha ka ng surrogate. I mean, laking issue. Eh kung yung mag-asawa nga na lalaki at babae, hindi tama ang parenting eh. Kayong dalawa, matino naman kayo, maayos naman kayo. Magtayo kayo ng pamilya. Mm-hmm. Dahil yan ang bagong modern family. Yeah. New normal. At saka, at saka yung inaano sa kanila is makakatulong ka pa sa mga batang walang parents. Ano ba nadinig nyo sa lahat ng mga sikat na sumikat na member ng LGBT? Halimbawa, ako'y naging matagumpay sa buhay.
yung tatay ko galit sa akin dahil bakla ako, yung nanay ko mahal na mahal ko yan dahil siya lang ang naging wind beneath my wings. Ngayon ako'y mayaman na, marami na akong parlor, marami na akong ano, sikat na akong modista o sikat na akong makeup artist, blah blah blah. Eh wala naman akong tinatapakan, wala akong sinaktan, wala akong pinatay, hindi ako nagnakaw, kaya wala akong kasalanan. Those are all lies. Totoo naman na wala ka talagang ginawang ganun, pero you cannot justify what you're doing now is acceptable sa mata ng bata. Ako natin. So imagine mo yung matanda na naluloko, paano pa yung bata? So ngayon, yung bata na confused, eh gusto ko na rin pag laki ko maging vice ganda. O kaya maging Ricky Reyes. So, I mean, wala nang masama sa mga tao na to. Pero what I'm saying is, you cannot justify that these are, ano yun, ito yung katotohanan. Ang katotohanan pa rin ay salita ng Diyos. Okay. Yep. Grabe. Ay, nako. Tita Pepa, tanong ka nang hain. Naka-mute po kayo, Tita Pepa. Nakamiss yung munggo na may ano, may asuan, may milk at saka ano, asukal. Hindi ko na nakikita si Sister Amy ah. Good na. Good night na. Good na si Sister. Ano bang dadalhin sa linggo? Ano mga patlak-patlak natin? Yeah, patlak pala. This coming Sunday, ano? Kami po dinuguan at saka balot. Hindi ako kain yan. Hindi na mag-ingat ko. Kahit kita, Amy, masarap yung dinuguan ng Ilocano. Oo, oh, tuyo. Tuyo yun, ituyo, di ba? Oo, oh, marunong siya. Marunong si, ano. Pero masarap din. Kasi talaga namin kumakain. Oo. Oh. Masarap ako kumakain yun. Din, kaya lang ngayon medyo nag-iba na ako na. Ayoko na. Iba na hingistan mo ngayon, Sister Amy. Masarap din, ano, tita, yung sa Kapampangan naman, yung parang tinumis. Parang ganun. Ayaw. Yung merong daw na sampalok. Di ba? Tama na yung pagkain niya, kaya tayo tumatama. Pagkain? Wala mo na magdadalang dinuguan para wala ma wala makisod. Wala mo nang dinuguan. Basta na lang tayo. Diserpe. Yung talking back about the blood sa dinuguan, hindi ba yung artery carries clean blood, no? Oxygenated clean blood. The veins carry in the oxygenated blood with impurities. Tanong ko yung blood na binibenta sa palengke. Oxygenated blood. Kaya, ang tanong ko again, the arteries carry clean blood. Dapat talong pahalin sa artery. Yan ang pinakamahirap na tanong ngayong gabi ito. So dapat alin when they take the blood from the pig, alin doon ang dito yung iba sa artery ba? Ganto nila sa leg eh. We have two kinds. We have the arterial blood and the impure blood yun eh. So yung nagpatay ng baboy, pastor. Ano ang kinukuha nilang blood? Doon ba sa yung clean blood ba o yung puno ng impurity? Parang vein eh, jugo na. Oo, totoo ba? Serious ako kasi nasusuka ako pagka yung impure blood ang inaano. So pagka nagdala kayo ng dinuguan sa church,
Lalagyan nyo ngayon, ano to ha? Arterial blood. Arterial blood to. Ano lang. Dugong manok na lang. Dugo ng manok. Pero serious talaga ako. Kasi dalawang klase ang blood eh. Yung malinis at puno ng impurities. So ang tanong ko, sa dinuguan, yung dugo na binibenta sa palengke, ano yon? Yung pero, malinis. Pero Tita Fe, ang knowing the Filipino culture, kung sakali man na maihiwalay nila yung madumi at saka malinis, dahil sa gusto nilang ibenta lahat, paghahaluin po nila yun. Para kumita sila lalo. Para kumita. Halimbawa nga po, pwede nilang ma-identify, o ito, pang dinuguan, malinis to, o ito, madumi to. Since gustong kumita, paghahaluin nyo at sasabihin na ito malinis. Diba? Totoo ba yan, Pastor? Opo, kasi po, ang dugo po kasi, kapag kinuha na yan sa baboy, halo po lahat talaga, halo. Ito, totoo na ang sagot, sister, ha? Aba. The blood loss must be rapid and profuse in order to achieve the quick death. Ideally, the cut must sever all the major blood vessels in the neck of a bird. Laksan mo, sister Minnie. Particularly, those that supply oxygenated blood to the brain. The most important of which are the two common carotid arteries. So, konti lang. So, oxygenated pala to, sister. So, konti lang po ang oxygenated. Arterial blood is oxygenated, clean blood. Oh, pero po, the venous blood has impurities. Pero po lumalabas, a huge percentage, most probably 70-80% is unclean kasi hindi sila oxygenated. Eh. So, sabi ko nga, sa kultura natin Pinoy, ibibenta yan as 100%. So, alo-alo. Kasi, sir, tama ka galing nga, di ba, arterial blood. Ano? Nakalagay po dito, kung saan kinakat, sa jugular vein pa rin. Dito. Sa ano? Oh, jugular vein pa rin. Sa arteries. Aorta ang pangalan. The biggest artery is called aorta. Doon ang clean blood. Doon nila ginigilitan yung chicken. Sa jugular vein, ginigilitan. Pero yung lahat ng blood na nilalabas galing sa arterial blood. Yeah, arterial. Artillery. Yun ang malinis na blood. Yes, yun. Malinis pala yung dugo. Dugong manok na lang. Oxygenated. Pero kasi yun ano yan eh. Clean blood. Diba na-slash na yung leg, tapos pinapatila nila, tapos kinukuha yung lahat ng dugo, nalagyan ng suka, tapos pag nabuo na, coagulated na, hiwain na nila square-square. Betamax na yun. Yun yung iniihaw. Kapag ihaw nga sa linggo ng Betamax. Ayaw nga nila. Ayaw na ni Sister Amy. Ayan. So, kung nga pa ano, sa linggo, ang bumili tayo ng ano ng pork belly. So, pork chop pala. Pork chop ang iihaw chop natin. Masaya na naman. Okay. Si Pastor Bong yan. Dapat may magdala ng gulay. Ng ano? Gulay. Gulay. So magdadala kayo gulay panlaban dun sa ano, barbecue. Ano gulay? Anong klaseng gulay? Kahit ano po, basta gulay. yung pangkontra ng sawa. Pangontra ng high blood. Mr. P. Balot. Alam. Mabasulog na tayo. 10:30 na. Oh, sige. Meron at Sister P. Huh? Ang lupit ng tanong mo. Ang galing ng tanong. Ano? Ang galing mo ng tanong nyo. Oo nga, kasi nadidiri tuloy ako sa blood. Ako, basta putulason na lang ako. Sister Amy, pagod na. Oo nga. Guys, see you on Sunday. Okay. Yung kalimutan, naka-white t-shirt tayo sa Sunday. Ay, ganun ba? Yeah, white t-shirt. Oh, nabanyo na yung t-shirt. O kaya patungin na lang. Pwede rin. Patong niyo po yung white t-shirt. Kung pwede kayo magdamit ng usual clothes. Yeah. Kasi baka maging parang si Gloria Diaz tayo.
sige po. Okay. Okay. Good night. Thank you. Marika, tsaka magpipicture pa. Oh, okay. Asa na si Erta? Naroon po, katelebabad niya si Brian. Grabe kung gano'ng katagal yung Bible study natin. Gano'n sila katagal mag-usap. O, di ba? Kasi nag-e-enjoy tayo eh. At saka si Pastor Jeff, hindi yung apurado. I-ano niya, 1 hour lang talaga. No more, no less. Tapos, pag ano, malapit na, 2 minutes na, 1 minute, apurado, wala na. Kahit na interesado pa yung grupo. Pero si Pastor Jeff, hindi eh. Kaya, si Pastor Bert din, hindi. Kaya, interesado ang mga estudyante. Kami naisip na tanong, sister. Oo. Uy, wala pa si Sister Lenlen, ha? I know. May follow-up question. Then, nag-text siya sa akin, sabi niya, meron silang overtime sa trabaho. Ah. Imagine nyo, yun. Marami rin tanong yun. Ito pala, Pastor, ang dugo na binibenta sa palengke is a mixture of arterial blood and venous blood, right? Yes. Ako, ang dumi. For dynamic purposes. Huwag yan ang i-recap natin sa susunod, ah. Anong kapan lang sa manok ko po. Saka balahibo. Ibang level to ng dugo level. Grabe. Ang new. I can't wait na mapag-usapan pa natin si Abraham, si Isaac, si Joseph. Nako, ang dami pang mga lalabas diyan na ano. Ang controversial. Mm-hmm. Yeah. So, sige. Si Pastor PC nang mananalangin. Pag-pray natin si ano, Brother Alvin. Pag-pray si Brother Alvin. Okay. Sige po. Pastor Bert, kayo na po ang mag-closing prayer. Mag-close na tayo. Sige po. Ay, at saka ipag-pray din po natin yung anak ni Brother James na okay today. May balita na po ba tayo? Wala. Tinatawagan ko, hindi siya masagot eh. Ah, okay po. At saka si Brother Alvin, sama niya sa prayer. Yeah. Sino, Pastor? Brother Alvin po, may ubo. Oh yeah, sige po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay muli tumatahimik sa inyong harapan at kami po ay nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Tunay, Panginoon, na napakadakila nyo at ang iyong kahabagan at ang iyong pag-ibig ay napakalawak, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, tunay, Panginoon, na ito ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat sa amin at ito ang nagpapalawak ng kaalaman, Panginoon, sa tama, Panginoon, na mga paniniwala maging sa buhay, Panginoon, na ang iyong mga salita ay siyang aming tunay na magiging sandigan sa anumang mga pinag-uusapan, Panginoon, sapagkat ito ang magbibigay ng kalinawan at ang pawang katotohanan, Panginoon, ay siyang tunay na magpapalaya sa amin. Kaya, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming napag-usapan, nawa, Panginoon, ay ito'y aming isa puso, Panginoon, at sa tamang panahon na ito'y aming magamit, Panginoon. At ito'y aming maingat, Panginoon, na gagamitin para sa ikapupuri at ganun din, Panginoon, sa mga makakarinig. Sila'y makakasumpong ng kaligtasan at pagbabago din ng buhay. Kaya salamat po sa gabing ito. Patuloy, Panginoon, na kayo po na Diyos na kumakalinga at nag-iingat sa bawat isa, ay kayo rin, Panginoon, ang aming makasama sa maging sa aming paghimlay, Panginoon. Ikaw pa rin ang aming maranasan, ang iyong pag-aruga, ang iyong pag-iingat. At sa kinabukasan, Panginoon, ay bangon niyo kami na may taglay na kalakasan at kagalakan sa aming mga puso at magpatuloy na maglingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon. Gayun din, inaalala namin ang aming mga kapatiran na mayroong mga karamdaman si Brother Alvin, Lord God. Patuloy, O Diyos, na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at iyan mo ng iyong kagalingan ay dumaloy sa kanyang buong katawan, Panginoon. At ang iyong kagalingan nga, Panginoon, ay kanya nang maranasan at matanggap sa oras nito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, at gayun din yung anak ni
James, Panginoon, dalayan namin na sila ingatan sa kanyang pagbiyayo, sa pagdating niya, maging sa kanilang paglakbay pa uwi, Panginoon. At sila nga ay inyong gabayan at ingatan. Salamat po, Diyos, sa gabing ito muli, Panginoon, sa lahat ng aming natutuhan, sa lahat ng aming natanggap na biyaya na sa iyong mga salita. Ang lahat ng papuri, Panginoon, ay mangit pa rin naming binibigay, Panginoon, sa inyo, sa aming Diyos na dakila at tagapagligtas na si Jesus. Ito po ang aming hiling at dalangin. Amen. And amen. 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 Picture, picture. Oh, wait lang. Wala pa po si Erza. Erza! So, Sir Fed, may realization na kayo. Kaya pala si Count Dracula, pag kumakagat, dito rin. Ang gano'n. So, medyo rin. Malinis na dugo. Medyo malinis. Ang lalim na na. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay. One more now, one more. Misan pa po, misan pa. You sa prayer. Okay, 1, 2, 3. Oh, isa pa. Ayun, ayun. Salamat po. Okay, good night. Good night. Good night. Good night. Thank you.